Kadaara po mga kabayan, nandito tayo ngayon sa labas ng camp General Severiano E. Aquino, kung saan dito bababa si Apo Bongbong Marcos at ang iba pa mga kabayan. Actually, nandiyan na yung mga kapulisan na magsusundo sa kanya, nakasitap na. Kadaara po yung mga dumaraan mga kabayan, at andito rin yung mga kabayan natin na mga taga rito mga kabayan sa Tarlac, El Bibim. So, excited! Excited din ba kayo makita si BBM? So, sakyan ni Mark Villar, dito na rin mga kabayan. So, doon siya, no? Pero sasabay tayo kay BBM paglapag. Actually, hindi pa naman ito dito. So, marami na rin ang nag-aabang dito mga kabayan, ha? Marami na rin ang nag-aabang sa paglabas sa Camp General Severiano E. Aquino, no? Kasi dyan lalapag yung helicopter. Actually, andyan na yung isa. So, pero di pa si Apo Bongbong Marcos mga kabayan. So, antabayan natin, no, pagdating, at magandang araw po sa inyong lahat. Ma'am, Don Rabbit, watching from Toronto, Canada. Maraming po salamat. Ingat po kayo. Hindi tadapaw. Anong oras dyan, Robert, ang World in Tarlac? Yan, so, sir, anong lugar ko dito sa Tarlac? San Miguel, Tarlac. San Miguel, Tarlac. Shout out sa mga San Miguel. Takagukot second. Amo. Hacienda Lucita. Hacienda Lucita. Hacienda Lucita. Ay, sir, kumusta yung Hacienda Lucita? Ah, ito. Bumabangon sa mga Hacienda Masager. Kaya BBM tayo. Yan. So, sila pala mga kabayan sa samang gagawa. Hacienda Lucita. Vlog mo mga Hacienda Lucita dito. Ah, ito pala yung mga taga dito mga kabayan. Yung mga magsasaka sa Hacienda Lucita is andito. YouTube fan mo. Robert Adventure Vlog po. Robert Adventure Vlog. Yan, so ang saya nila dito mga kabayan, sila pala yung mga manggagawa sa Hacienda. Sir, asusual, nakakabangon naman kayo pa unti-unti simula nung nagkaroon ng problema noon. Maganda na ba? Pinamahagi na ba yung mga lupa? Hindi pa naman. Merong hindi, merong pang... Pero at least nagsisimula ng napamahagi. So masaya ka naman doon. Sobra. So ano yung masasabi mo kay President Duterte? Sobrang happy para kay Duterte, buti siya naging presidente. Ayan. So sila pala mga kabayan yung nandito. Oo, mga sendan to. Solid. Solid. Walang, sabi nila, yung pink daw Tarlac, hindi. Tarlac is red. Bongbong Marcos. Ayan. Sana Duterte. Bongbong. BBM, pagbabago sa Hacienda Lucita. BBM. So sila, sir, ano ba yung masabi mo? Bakit ang unity pang napili niyong suportahan? Kasi yung magulang ko, hindi sa mga Marcos na yan, hindi kami nagkalupa, hindi kami nagkatitirikan ng bahay. Dahil sa Marcos, nagkaroon kayo ng bahay at lupa. At naniniwala ba kayo na kayang gampanan ni Bongbong Marcos at Inday Sara ang kanilang tungkulin kung sakali sila manalo? Oh yes, 100%! Si Marcos, si Mawakwa po, ayaw ko yung mahaging lupa. Ito na sa kanila. Bakit ayaw niyo kay Manny Pacquiao? Manny Pacquiao ay para sa mahihirap daw. Manny Pacquiao, okay si Manny Pacquiao. Kaso, ang puso namin kay BBM muna. BBM! Nag-excited na sila dito actually, ang dami nila dito mga kabayan. Si Jose Lai, sa mga part ng Hacienda Lucita. Ramante, maganda araw po. Amen! Yung mga dumadaan. Yun, BBM po. Yun, BBM. So, sila pala dito mga kabayan sa samang gagawan ng Hacienda Lucita. The South, mga kabayan, Marcos and Duterte. Yun yung talagang ano nila, talagang masaya sila na sumusuporta. Wow, so ang ganda ng costume niya mga kabayan. Talagang taga saan din naman kayo, taga saan? Balete po, Balete, Balete. Balete. Yeah. Talaga
mga ano pa to, yung mga magsasaka sa Central Visita. Kaya dito pala yun. Actually, umaga pala mga kabayan, pero nag-aabang na sila dito. Nag-aabang na sila na lalabas dyan sa Camp General Civiliano si Apo Bongbong Marcos. At nakatabay naman ang mga kabayan natin para palatalubungin. Para nalabas dito sa kampo na kampo at General Civilian Marino, mga kabayan, si Apo Bongbong Marcos. Sobrang barangay, mga kabayan, sumuporta din sa Unity Team. Balota siguro ni ano? Si BBM po ay number 7. Ito naman is number 4 si Sara. Oh, dapat sino ka din ito. Sino ba mayari? Ito. Sa party list. Oh, party list. Jeffrey Eric. Jeffrey ka Eric Silis. Former cadre of CPPNPA. First nominee. Ano ba yun? Bakit former of cadre of CPPNPA? Sumurrender na yan. Sumurrender na siya bilang ano?
NPA, CPP NPA. Oo. So ngayon tumatakbo siya ano? Ano ba yan? Ang tagumpay, ibibim sana Duterte kasama ano. Taga dito ba to? Sa inyo? Taga dito to sa inyo? Hindi. Ha? Hindi. Champion na kamamayan para sa... Kami, mga marami kami. Gusto na Visayas at Mindanao sa Bayanan 175. Kaya yan, yung pa namin nung napanood nyo kay Mata. Nagsataka kasi ako ba? 175 yung sinakalagay. Yan ang number ng party list. Dapat nilagay din kay Bibi sa kasada. Salamat po. Maraming po salamat, Ma'am Edita Dabao Robert. Pili ka na ng bread and water habang hindi pa siksikan. So mamaya po, dito naman si Kuya Marjun. Mautosan na lang natin mamaya. Salamat po, Ma'am Edita Dabao. So, at nandito tayo. Sinipo lang kasi may nakasulat kasi na former CPP PE. Party list, sampayanan 175 sa Baluta ay tagumpay ng buong sampayan ng Pilipino. So, Jeffrey K. Eric Silis, no, first nominee former cadre of CPP-NPA in DF. So, hindi ko na alam kung susuportahan nyo mga kabayan. Ayan, so, wala sin ano. Walang lagay na number ni Apo BBM sa kanisara sa kanya lang. Yeah, so excited na sila dito mga kabayan. So mostly pala yung mga nandito is tawag ito, mga trabahante o trabahador ano, o manggagawa sa Hacienda Luisita. Nasa bahay ako na iiwin. Maganda araw po. Maraming po salamat sa Boy Gabao. Magandang araw po, Ma'am Isabel Asuncion. Isabel Asuncion, traffic na ba dyan sa East Interlock? Salamat po. So wala pa po. No, andito pa kami. Andito ako sa ano, sa labas ng kampo ko saan dito lalabas si Apo Bongbong Marcos, mga kabayan sa Camp General Sebeliano Aquino. No, so dito lalapag. So, nakantabay naman kami. Ma'am, excited na po ba kayo, ma'am, na makita ang unit team? Oo naman! Solid BBM! Ano ba yung inaasahan niyo sa unit team? Yung pagbabago ng bansa within 30 years. Pagbabago ng bansa within 30 years. Kumbaga, isa kayo sa gutom at tuhaw sa tunay na pagbabago. Ayan. Taga rito rin po ba kayo sa Tarlac? Hacienda Luisita! Wow, taga Hacienda Luisita. Kumusta naman ang Hacienda Luisita? Pagkatapos nung Hacienda Masagin. Hanggang ngayon, wala pa rin hospisya. Kumusta naman yung lupa sa... Narinig ko, yung iba na bahagi na ngayon ng administrasyon, ha? Yan, so, nasisimula na. Kailangan na ipagpatuloy. Yan, so, nabagat na. Yan, so, umaasa sila no, na pag-once kasi Apo BBM ang manalo, ay tuluyan ng maibigay sa kanila yung mga dapat ibigay para sa kanila. No, dahil ito ay nasimulan na rin mga kabayan no, ng kasalukuyang administrasyon ay pamahagi yung lupa sa Hacienda Luisita sa mga magsasaka na andito. So sila ay isa sa naniniwala mga kabayan. Did it happen?
Maraming po salamat mga kabayan, ano, Landfads Vlog, shoutout po mga kabalin po sa Camp, Camp Aquino San Miguel, Kapihan, yan mga Abilan Fam, ano, beating on my friends, yan, maraming po salamat mga kabayan, ano, Abila Fam, at ingat po kayo, ano, vote party list ni Ka Eric hashtag 175. Yan, good morning mga kabibim, Sara, Teresita, Ma'am Teresita Silva, Silvancio, magandang araw po mga kabayan. So, solid here in California, USA. Yan, maraming salamat, ingat po kayo. And we vote for him because he's very smart and humble to everyone. Ma'am Banji, good morning Robert, thumbs up Dan. Kumusta dyan sa Tarlac? Ah, madami na. Actually, mga kabayan, hindi talaga ito yung pinaka-binyo. So may binyo pa talaga kung saan nandun ang marami nag-ipon-ipon. Ito lamang mga kabayan yung nakita natin. Ito yung sasalubong kay Apo BBM na lalabas. So nag-ipon-ipon na sila para pagdating ng unit team. Kasi nga dito sila lalapag mga kabayan. Ano, dito sa loob ng Camp General Sir Villano E. Aquino, no, dito lalabas. So sasabay tayo papunta sa Pinacabinyo. So sa ngayon, dito tayo nakaantabay at pinapanood natin yung mga kababayan natin na nagkakaisa, no, sumuporta, lumabas. Kasi sila, yung mga nandito pala is galing to sa mga kabayan. Yan. Magandang araw po, ayan. So, may mga City of Governor of Tarlac, no, yung may mga nagvoluntary na mag ihatid, no, yung mga residente, kasi nga may mga residente naman talaga na walang sasakyan. Ayan, no, free bus. Medyo tumatraffic-traffic na rin dito sa labas mga kabayan. Juan Santa Rita, magandang araw. Ma'am Erna Simbolan, good morning po. Teresita Riganyon, mayong buntag ma'am sa inyo, sir. Ayan, mayong buntag ma'am Teresita Riganyon, pasensya na kayo. Hindi ko kayo nadaanan kasi hindi ka agad dumating. Si Kuya Marjun, sinundo ko pa doon. Kaya nag-iba na kami ng dinaanan. So, nasa na ako, San Mateo Rizal. Ay hindi na nakaraan sa inyo sa Maynila, ano? At na lang. Magandang araw po. Magandang araw po, ma'am. Si Sir, yan, talagang napatalo si nanay. Maraming po salamat. Ayan. Sweet, sweet. Ingat kayo, guys. Ayan. Maraming salamat. Start yung pari doon sa Metro Town. Opo. No, so, ang gagawin lang natin, sasabay natin siya doon, hanggang doon, tapos mababa tayo ulit doon para makalipat. So, hopefully, may media car, mga kabayan. Boy, Gabaw, yan. Good morning. Tuloy ba sila dito sa loob? Romblon this coming April 8. Yan, so, maaari po, pero yung schedule po ay pwedeng magbago. No, security purposes mga kabayan. Malaman natin 'yan, no, pagdating ng bago mag 24 hours confirm. Magadara boss. So yung mga dumadaan din mga kabayan, guys, di ba? Ma'am Chief Bradam, maraming po salamat. Mildred Lacaba. RB. Maraming salamat, Amiriri, sa Tarlac ng mga ingat po kayo dapat makipagkamay si Bibi Balita, may NPS yan na vlogger. Maraming po salamat. Ay, sa lahat po, Ma'am Banji, ingat po kayo. Opo, no, Mamidita Dabao, mukhang paramihan na ng tao from Mindanao to Tarlac. Opo, no, sabi nga nila, north to south and south to north. Ayan, so grabe, ito yung kakaiba mga kabayan. Kasi sa lahat ng napuntahan ko, noong pumunta ako ng mga kabayan,
pumunta ako na Mindanao, no? Nung nakaraang linggo nasa Mindanao tayo, talagang ang daming tao sa buong buhay ko. Yung time na yon, yun lang talaga ako nakakita ng napakaraming tao na sumusuporta sa Unity Team. No, at talaga sabi ko nga, wala na siguro tao na tira sa bahay, siguro mga aso na lang dahil naglabasan talaga nung pumunta sa ano, sa Isulan, Sultan Kudarat. Maraming po salamat sa inyo, no? Napakarami nyo na sumusuporta sa Unity Team. At pinagkakatiwalaan ng isa kayo sa uhaw at gutom sa tunay na pagbabago, mga kabayan. Ma'am Granny 68 watching from Girona, Tarlac. Maraming salamat mga kabayan. Wilmy Talis at Justin Pabila. Ma'am Chasin, kumusta po kayo dyan? Kumusta kayo dyan sa Abra? Ayan. So namiss ko na yung Kimi. At siyempre namiss na rin namin yung pag-meet ng Abra. So dami tayong napuntahan dahil sa kay Unity Team. Ano? Media Redona, magandang araw po, Vicky Bonifacio, Wilty Dallas, at good morning po. No, at Rosalinda, Kajokton. Magandang araw. Resita, okay lang po sir, pag may time po. Maraming salamat po, Remedios, magandang araw po. Kusina ni Mother, yan, siya pa, guys, nasa biyahe pa. Opo, no, so I think na... nasa biyahe pa yata sila or kanina pa kasi nga nakamotor lang po kasi kami, sinundo ko pa si Kuya Marjun, mga kabayan. Nakadaro po, so sila papunta sila sa pinakabinyo talaga, mga kabayan, no, doon sa Oval, no? Yung iba sumakay na ng jeep papunta ng Oval. So Bebe sir, so yung iba sumakay na sa Oval, mga kabayan. Good morning po at nagawa nyo, ingat po kayo, mga vloggers. Maraming salamat, Melody. Ayan, shout out boss. Bakit ang Unity Team boss? Ay syempre, number one sa amin. Nagkaroon na ng pagbabago. Dapat lang talaga BBM na mananado ngayon. Kasi nagsawa na kami sa Dilawan, wala naman sila nagagawa. Ano bang inaasahan ninyo sa Unity Team? Ha, ituloy-tuloy ang pagbabago. Kung ano yung mga simulan ni Pangulong Digong, dadagdagan pa ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan, so dadagdagan pa. Dadagdagan pa. Yan, so pa para magbabago talaga yung pangarap natin sa Pilipinas. Isa rin po ba kayo dyan sa Hacienda Luisita? Oo, oh, sa Hacienda Luisita kami. Ano ba yung inaasahan ninyo? Isang makamasa. Ano ba yung inaasahan nyo? Sir, ano ba yung inaasahan nyo doon sa ano, sa Hacienda Luisita kung sakaling manalo si Unity Team? Basta ang pinakamahalaga dyan, ang iniisip namin yung buong Pilipinas, hindi lang sa Hacienda. Yan? Gusto namin talaga na magkakaroon ng maraming trabaho at saka proyekto. Hindi katulad ng mga nakaraan noon, wala naman talaga silang nagawa. Mabuti, nakaupo si Pangulong Digong. Nabawasan ng mga droga dito sa Pilipinas. Pero kung Dilawan, tuloy-tuloy ang droga. Maraming pamilya. Kaya maraming salamat nila, sir, na talagang ano, pinakita nila yung pagkakaisa at pinakita nila ang suporta dahil naniniwala sila sa sarili nila. Sila ay gutom at uhaw sa tunay na pagbabago. Na ito ay nasimulan na, na kailangan ipagpatuloy. Ano sir, ano? At sir, agree po ba kayo na magkaroon o buhayin ulit ang nuclear power plant? Lahat yan, para dapat buhayin yan. Para sa ganun, mabawasan ng mga singil sa kuryente at saka maraming matutulungan dyan dito sa Pilipinas. So, maraming salamat sir. Sir, ano masabi mo sa kabilang bakod na hanggang ngayon hindi matigil-tigil sa paninira? Ay, magbago na kayo. Sumama na lang kayo sa Unity Team. Tumulong na lang kayo. Yung panawagan ni Pangulong Bongbong na magkaroon ng Unity Team, sumama na lang kayo. Wala kayong magagawa. Kung panay politika, panay sinasabi nyo, prakot, wala naman kayong napatunayan. So, walang napatunayan. At ano masabi mo sir sa mga kababayan natin na maraming tao ang sumuporta sa Unity Team?
talagang ano, problem is ko na lang. Ay, nagpapasalamat kami sa mga tuloy-tuloy ang pagsuporta natin sa Unitin. Ito na talaga ang magpapabago sa Pilipinas. Kung ano yung nasimulan ni Pangulong Digong, ituloy-tuloy ni Pangulong Bongbong at dadagdagan pa. Lalo-lalo na sa mga trabador natin na mawawala ng contractualization. Tatasang sahod, maraming trabaho darating dito sa Pilipinas pag si Bongbong na ang naupo. Yung mga oligarchs na yan, tama na kasi matagal na ninyong niloko ang sambayan ng Pilipino. Yan, maraming salamat sir, maraming salamat mga kabay. Isa sila sa mga nandito pala na nag-ipon, no? Lahat pala ito nandito, galing pala ito ng Hacienda Lucita. No, yung iba naman ay nandun na sa Binyo. So, proud sila na isigaw na galing sila sa Hacienda Lucita at nagkakaisa. No, maraming po salamat kay Chen. Ano? At Vilma Lupiga, good morning po Roger. Laxie, good morning. Good morning, bukas po ba tuloy dito sa Pasig? So, malalaman natin na yan, Ma'am Roger, Ma'am Sir Roger Laxie, no, dahil wala pang confirmation yung lugar, no? Malabo ang camera. Ah, mahina siguro yung natin signal, Ma'am Perly. Malakal na kanong yung tao, yung plato. Sige, pagkagabi na lang. Ma'am Doray Aguhon, good morning over CGTV na sa Binyo. Opo, nasa Binyo sila pero kami ngayon nandito kami nag-aabang sa pagbaba ano, ni Apo Bongbong Marcos at sasamahan natin siya sa caravan doon sa unahan mga kabay paglipat. No, lilipat siya daw doon sa unahan at magkakaraban. So malalaman natin yan mga kabay kasi hindi ko naman siya, ano, hindi ko naman ano talaga yung pool, no, pero dito at diyan na yung mga security sa loob, no, at diyan na rin yung mga ano nakantabay tayo paglabas, no, para ano makita na maraming tao, no. Diberausi, ayan. Pag nasa lubong niyo si kakamping diyan, ayan, yun na lang, no. Sisigaw para mga malagutan sila. Madrid Lacaba, good morning po. Marilo Malco, Robert, anong masasabi mo sa dalawang Aquino na naging presidente pero wala namang sports center na naipatayo? Ayan. So, masasabi ko po dyan, Ma'am Merle Simbolan, wala man silang sports center na naipatayo pero marami naman silang naipatayong rebolto. Di ba? Sabi dito ni Ma'am Merle Simbolan, ano daw masabi natin sa mga Aquino na dalawang Aquino dumaan sa bansa natin at tumupo. Wala man lang silang naipatayo na sports center. Opo. Ang sagot ko lang naman doon, pero marami naman silang naipatayong rebulto. Oo. At saka mga bahala ang sagot lang sa mga farmers. Bahala daw ang sagot sa mga farmers. Sa katulad nilang Hacienda Lucita. Kaming may hirap. Yan, so kumusta kayo na nung time ng ano nagkaroon ng Hacienda masakit. Hacienda Lucita masakit din. Ayun, nakikita na lang muna namin nagkakanda tumbahan yung mga kasama natin, kabala. Opo. Marami kang mga kawawa rin pala sila dito sa ano, Hacienda Lucita. Kasi parang gera. Oo? Oh? Kahit na malawak ba ang Hacienda Lucita? Oo. Ang bariyo. Malawak pala talaga. Malawak pala yung Hacienda Lucita. So yun yung sagot ko, Ma'am Ella Simbolan. So wala, ang mga Aquino, wala man silang naipatayong sports complex. Marami naman silang naipatayong rebulto. Yan, Robert, maganda ang sagap ng kamera mo. So ano, malabo po mga kabayan. So nakalive tayo sa Facebook. At nakalive din po tayo sa Facebook mga kabayan. Maraming po salamat. Teresita Rigaño, nilo po sir. At ma'am, yan, shout out po sa lahat. Tibira Osi.
Yan sila ang magnanakaw, kinuha nila kayamanan ng mga Marcos. May ginto lang sabihin, nakaw na. Ang tagal ng binintang wala ng mga matunayan. Yan. Makulimlim naman ngayon, sana huwag umulan. Yan. Kaya po salamat, Marcel. Ano, maraming salamat. Sino yan si Kairik? So, party list daw po yun, mga kabayan. Ako rin, wala po akong idea sa kanya, mga kabayan. Former surrendery ng ano, CPPT. So, nagbalik loob na daw. So, ako naman, wala akong alam sa kanya. Ma'am Elizabeth North, good morning. Guys, hello. Madam Teresita Riganyon, King Wally Kong Early Simbolan. Madam Banji, please like and share and subscribe kay Robert. Maraming salamat, Ma'am Elizabeth North ng Sydney, Australia. Ingat po kayo, Bruce Inhart, OFW Golf at Teresita Riganyon. Ayan, good morning po. Good morning, Mary Joyce Bulusan. Good morning, Mike Mendez. Front. So, nag-aantabay tayo, mga kabayan, na talagang pinapakita natin dito. So, boss, magkano tubig? Wala, sige, libre. Ha? Libre ba yung tubig nyo? Wow, so libre pala yung tubig dito, mga kabayan. Wow, thank you sa tubig. Kala ko, ano? Meron kang card? Ah, sa ano, sir? Sa sticker? Wala akong sticker, sir, eh. Mabukan mo sa... Ano, Rover Adventure Vlog. Ayan, oh, Rover. Oo. Para mapanood mo sa... Ayan, cut out, boss. Wala kasi ako sticker. Hayaan nyo po pag nagka-ano tayo. Ah, sticker. Oo. Oo. Joe, asa na? Ikaw nga ito mag-live, Joe, itong Facebook, oh. Asa na yung isa? Ah. Mag-isa ba pa ako? Oh, masahin mo. Tag-isa tayo mag-live. Tapos, asa na yung bagawakan mo to para ilipat ko dyan. Mag-imbal ako. Ay, akin na muna yan. Dito muna, ibalik ko muna. Para tuloy-tuloy tayo. Pagdating ni Baby Ian. Ayan, dito na si Mulawin. Pagdating ni ano, Baby Ian, pag wala akong masakyan, abanti ka ha. Antayin mo ako. Pero didiscarte ako na may masakyan. Tempay ko, tempay ko. Mag-practice ka mag-vlog. Gamitin mo muna yung sentong ko. Wala ka ng sentong. Sa inyo ngayon sa Facebook, mga kabayan, si Kuya Marjun. Siya yung magpapakita sa inyo na kaganapan dito ngayon. Itotour ko po kayong lahat. Yan, so, okay. Okay, muna. Maraming po salamat at magandang araw po. Sir Bakal, punasan mo yung camera mo po. Baka lilinaw na. So, nabasa kasi ito eh. Try ko, mga kabayan. Ayan, so siguro malinaw na to. Maraming po salamat, Sir Bakal. Magandang araw po at magandang gabi. At nawala pa yung nag-shock na naman. At ayan, maraming salamat, Sir Ma'am Cirilia Bolaos. Good morning po. Sa Balota, ingat po kayo, team. At Ma'am Banji, ano, maraming salamat. Ayan, so magandang araw. So anyway, nakantabay tayo. Night, taga-saan po kayo? So, okay mga kabayan, nakatapay tayo dito sa labas ng kampo, no, ng Camp General Sebeliano, saan na dito lalapag. So, continue tayo, mga kabayan. So, papakita natin yung mga nandito. Dumarami na kasi siya, mga kabayan. Ayun.
habang patagal na patagal dumarami at dumarami, no, sabi nga ni BBM, ang umpisa ng pagpanawagan nila ay parang bulong lamang, habang tumatagal dumarami, no, dumarami mga kawabayan side to side, no? Yan ang pagkasarang parang yan. Sinagasaan yung pako. Matibay pala. Matibay pala yung pako. Ba nasa gasa? Oh, kaya ka, di ba? Di ba? Magkaya nasa gasa na bali at papatanin pang... Wala naman. Magaan siguro yung konti. Maraming salamat. Taga Tarlac ako, ako Robert. Yung hospital namin, Ferdinand Marcos, ah. Pa nagpagawa. Wow. Maraming salamat po sa Victor. Thank you po. Maraming po salamat mga kabayan. Dito na nga kumakarap sa likuran. At kaya huwag natin bigyan ng pagkakataon na madaya si Bibi. Lugaw, kawawa tayo. Yan ha. Ay, excited na po ba kayo makita ang Unity Team? Ayoko ah. Excited na excited. Ano po ba ang inaasahan ninyo sa Unity Team? Na? Ano yung inaasahan ninyo sa Unity Team? Makita sila yung ano, sa personal. Makita sila ng personal. Kung sakali sila ang manalo, ano ba yung sa tingin nyo na may tutulong sa inyo, mga taga Hacienda Luisita? Yung mabigay yung karapatan ng mga taga Hacienda Luisita. May bigay ang karapatan. Ano ba yung karapatan ninyo doon sa... Ha? Sa lupa. Yung sa lupa. Magkaroon ng sarili. Yan. So, ano ba yung mga pananim doon sa Hacienda Luisita? Palayan po. Bulayan. Yan yan. Ah, so malawak talaga siya. Oo. Kasi palayan. Kasi ano, kumusta naman kayo? Safety naman yung pamilya mo simula nung nagkaroon ng ano? Ano ba yun? Pandemya po. Hindi. I mean, nung... wala bang nalaga sa inyo or doon sa ano, di ba, yung massacre? Wala naman. Wala naman. Safety naman ng pamilya. So, abuti naman. At nanay, anong masabi mo na marami kayong sumusuporta sa Unity Team dito sa Tarlac? Marami po dahil mag-idol na idol po namin. Maraming po salamat, TV Rousey. Ayan. Yung ginawa nila kay Ferdinand Marcos sa kanila. Yan, maraming salamat. Maganda araw po. Good morning po, Tita Yuli. Good morning po, Faustino Merod. Ano, mga kapwa ko, Tarlacin nyo, huwag nyong hayaan bastusin na mga kakaping si BBM, ipagtanggol natin siya. Reconnecting ah, ipilis na. Andito kasi yung wifi. Pag lumayo ka sa akin, wala signal. Dito. Kaya ba sa'yo mga autoconnect? I'm not you! Ito na lang. Woo! Kumaba. Maraming po salamat dito Davao, Father ng Marcolita Youth sa Farm of Hope, Hacienda Luisita. Ayan, Dora Guhon, maraming po salamat. Wow, may mukhang maganda yung maganda ang laban nito. Sa pula. So, maguguluhan niyo sa bungero nito. Maguguluhan na sa bungero nito kung sa pula. Yang. Good morning po, Ma'am Florina Salvador Granela, no? Yan. San Bandayan, Robert? Nandito kami sa Camp General Sebeliano Aquino. Camp dito, mga kabay, sa Tarlac, ano? At pinapakita natin yung ano. So may nabago na kay Lawin, mga kabayan. May kulay green na. Nung una kasi sulit na pula yung nakita ko. Ngayon, nagkabagong kulay na siya. Nagbagong version ng ano, mga kabayan ni Lawin. Ayan. May abs na. At may abs na. Ibig sabihin talagang matibay, mga kabayan. Ano? Ayan. May ano na siya, may kulay green. Grabe na pag-improve, ha? Grabe na pag-improve. Simula nung ano, nung una. Pure pula talaga. Pero ngayon, talagang nag-evolve na talaga siya.
pinagkaisa na mga kabayan yung kulay green at pula. Ayan, grabe. Ayan, shoutout po sa lahat. Ma'am Edna Lolita, good morning po. Ingat po kayo dyan. Ma'am Edna Lolita sa ano, Kalukan, ano. Ay, Bataan pala. From Marabilis, Bataan. Ingat po kayo dyan. Sabi nila kung may ibon adar na, may lawin naman mga kabayan. Baluarte pa yan ng mga Dilawan, boss. Opo, defender. So sabi nila, baluarte daw po kasi taga rito daw siya. No? So sabi ko malaman natin yan kung totoo bang baluarte. Kasi nga yung mga taga dito, no, hindi pa ito yung binyo. Sabi niyo talaga is napakaraming tao na doon. Dito lang tayo, nagantay tayo na lumabas si Bongbong Marcos at sasabayan natin siya doon mga kabayan, dahil walang vlogger kasi dito na sasabay papunta roon. So sasabayan natin siya doon mga kabayan, no, para may pakita naman natin kung gaano karami ang sumusuporta sa unit team yan. Naku, may sasalubong kay BBM ang mga kakamping, nag-invite sila ng sama-sama sa kanilang salubungin ang karaban rally ni BBM yan. Ma'am Melanie, magandang harap po. Alang talaga, taga Tarlac na bayaran. Andiyan, Baluarte D. Tarlac, BBM, Sara, ang Muri ng Presidente. Yan, magandang harap po. Sabay-sabay na tayo doon, maglabas si Bibim. Maglabas si Bibim para makita kanya. Hindi, parati natin nakikita ni Bibim eh. Talagang, ano talaga, Marcos loyalist. Kasi para kahit saan, hanggat kaya ng apat na gulong, pinupuntahan. Doon lang sa Mindanao, hindi ka nakapunta. Walang pamasahe. Malayo. Mahal. Malayo. Malayo, tsaka... May trabaho, no? Wala yung business mo. Oh. Nandun ako, grabe, ang dami tao. Mindanao, kumunta ka? Solan, Sultan Kudarat, Jinsan. North Cotabato, South. Ang dami tao, grabe. Yun yung pinakamarami sa lahat na napuntahan ko. Solan. Sultan Kudarat, sa mga kapatid na Muslim. Robert, awang ng pagbigyan ng permit ng mga camping sila, pero hindi nila natakot ang mayor dyan. Yes, opo, Ma'am Elizabeth Lord, yan, tuloy pa rin. Hey, mga tricycle po, papunta na sila doon mga kabayan. Magandara po. Dami na nila dito, Ma'am Elizabeth, no? Auri de Vera, Angeline. Ayan, grabe. Pagpangulo na mga Kaping Kalawan. Ayan. Lagot sila kay Mayor Cristy Angeles Loyalis Marcos, ang Mayor diyan. No, mga kabayan, ano ba yung masabi nyo doon? Ano? Dalawang Aquino na, ibalik natin sa inyo ang tanong. Para sa inyo mga kabayan, dalawang Aquino na ang dumaan sa bansa natin, umupo bilang isang presidente at humawak ng matagal. Bakit kaya wala silang nagawa, no, kaysa kay Presidente Duterte na 6 na taon? Bakit marami ang nagawa? Yung puesto mo. Yes, so andito kami sa ano, camp, mga kabayan, Camp General Sebeliano Aquino, kung saan dito bababa si Apo BBM, mga kabayan. Dito lalapag ang helicopter at sasabay tayo doon sa kanila, no, hanggang sa Binio, sasabay natin si BBM.
pagpalang umaga sa iyo, Robert. Yan, Arlene Pindal, good morning po. Marty Mabili, Sosly Mood, yan, grabe ang sarap pakinggan. Pakiramdam, Robert, na makita ang Filipino supporters. Sarili talaga nilang gasto, mga kabanggita nyo naman, na sumasakay pa sila ng mga jeep, bicycle, para lang makarating sa lugar. Noon nang hindi sama-sama, talagang kanya-kanya sila para makarating doon sa venue. Maraming salamat! God bless po. Yan. Shout out po Manuel Dalisay ng Bataan. Yan. Marika Vlogs. Ayan. Maraming salamat. Music sarap sumayaw. Yan. Felicidad Concepcion. Magandang araw po. Yan. Good morning po, ma'am. Yan. Talagang nagpupula si ma'am. I'm sure papunta siguro yun doon si ma'am. Sa kada araw, pati yung mga taga-bus sumisingas ng BBM. So, may binibigay kasi na sticker, mga kabayan, ng Uniteam. So, may mga binibigay. Idol na natulog pa si Ismikon, number fan mo, maalala mo sa Marikina Rally. Grabe, Iktubag, yan. Maraming sa Igatubag. Salamat. Amping mo diha. No? At doon natutulog pa si Ismiko. Number fan mo. Maraming salamat, Sir Happy. No? At kudos po sa full support. Ma'am, sa mga vloggers, wish you all the best. Abundant blessing. Yan. From Tita Yuli. Maraming salamat, Tita Yuli. No? Ara Bilardi, hindi na nakita si Lini. Yan yung nandyan sila. Grabe. Saan BBM umikit na lang si Chris. So, actually mga kabayan ha, yung mga kapulisan andyan na sa loob, kanina pa pumasok. So, naglagay din sila ng kapulisan din sa labas. Marami na. No? At may nakita pa ako doon, no? BBM, ayun. Talagang sinulat. Mga sumakay sa jeep, nakapula din. Magandang araw. Mukhang kilala ko yung matanda dito ah. Hello, Sir Edwin. Yan, ay, ano naman yan? Engineer and Octa. Andito si BBM. Dito pa baba si BBM ah. Ah, andyan na pala si BBM. Ayun, mga vloggers nandun sa loob. Ang dami pala mga vloggers na nandun. Mga kabayan, may mga vloggers na nandito. Naka-ban. So, asama kay Engineer Ed Octa. So, nagdadatingan na. Sir Andrew, yan, Ma'am Elita, Ma'am Edita Dabao, maraming tao na sabi niyo para fiesta na. Jappy Night TV, ayan mga kabayan, please support sa kanyang YouTube channel. Ano, Jappy Night TV ng Japan, sa sumusuporta sa Uniteam. Ano, ingat po kayo parati dyan. Ano, at support natin mga kabayan. 7 kilometers pa ang layo ng venue from Camp Aquino, Plant Bloods Vlog. So, malaman natin yung mga kabayan kasi magkakaroon kasi ng karaban. Pag dumiritso tayo doon sa pinakabinyo talaga, mawawalan tayo ng coverage about sa karaban.
No, kahit na yung mga taga-bus, nagpula rin. No, yung mga konduktor, nagpula rin. Mga kabayan. Doon po kahit ano, yan, binastos niyan si BBM last 2016 debit. Yan, Mica Vlogs. So, isa naman talaga siya. Yan, so may sigaw sa loob. BBM daw sila, mga kabayan. Grabe. Iksil, Monreal, no? Ilang araw din hindi ako nakapag-live. Kaya medyo nanibago ako sa live. Dita Yule, good morning po sa lahat ng mga kabayan. Iksil, Monreal, good morning. At, ayan, so... Sir, may listahan ka na ba sa, ano, may listahan ka na ba sa, ano, senators lineup? Yung sigurado senators, sa akin, apat pa lang. Una, si Rapi Tulfo, Gadon, si Marculeta, at saka si Robin Padilla pa lang. Apat. Ayan. How about kaya, sir, yung pinili, kung pinagkakatiwalaan mo si Apo Bongbong Marcos? Kasi may pinili siya ng mga senators lineup. No, kaganila ato ni Larry Gadon, Marculeta, no, at ang iba pa. Iboboto nyo kaya yung pinili ni Apo Bongbong Marcos? Kasi di ba nagtiwala kayo kay Bongbong Marcos? Oh, yeah. Oh, siyempre. Yan. Kasama yan. So maganda kasi na boot street tayo dahil sila yung pinili. Kasi pag once na nagkawatak-watak ang pagpili natin sa mga senators, ganyan ang nangyari kay President Duterte. Kahit na gaano katibay, gaano katapang, gaano kagaling, o gaano kagaling ang presidente, kung yung grounds ay ayaw naman sumunod, no? Matibay nga ang ulo, matigas nga ang ulo, pero ang katawan ay malambot at nag-iiba-iba ng direksyon, hindi sumusunod sa pinag-uutos ng ulo. So ganun ang mangyayari. Katulad nun, di ba, Vice President Lenny Robredo pumunta pa sa ibang bansa para humingi ng tulong. Walang katiwala-tiwala sa posisyon na pwede naman niyang gampanan. Instead na makipagtulungan, ganun ang nangyayari pag once na hindi tayo magano gobyerno. Kaya dapat wala, ano, sa vice president eh. Wala. Nakaano kasi sila eh, na presidente. Nakaano sila eh. Ano yun? Kaya pinakamaganda magano tayo ng boat street. Yan. Para ipakita natin kasi napakahalaga kasi ng boat street na mangyayari dahil sa pag once na may mga proyekto, mabilis yung approval, yung mga hinaing natin bilang isang maliliit na tao is mabilis nilang maaprobahan dahil may pagkakaisa sila. Kasi pag hindi sila hindi tayo nakapag nagkaisa sa para sa unit team na pinili ng marami pang pagdadaanan, babagal ang proseso ng pag-unlad, hindi pa rin natin makakamtan ang tunay na magandang bukas na sinasabi, no? Kaya kailangan natin ng unity na tinatawag, pagkakaisa, para tuloy-tuloy ang magandang gawa. Yan, so nung time ng Hacienda Luisita, anong ginawa mo noon? Eh, kami nung una, hirap na, hindi na halos makakain. Eh, pagkatapos ng pinakahuli, ayun, pinagbabaril pa yung mga tao. Buti hindi ka natamaan. Hindi, si tatay, tinakbo niya yung bisikleta niya, pinasan niya ba yun? Oh? Ito yung kaibigan ko, dalawang dito, yung pamangkin niya patay. Grabe. I-search niyo, si John David ang pangalan niya. Nasa ilang tao yung namatay nung time ng Hacienda Luisita pa sa akin? Kasi, marami kasi yung iba kasi, hindi nila yung iba tinago. Kasi sinasabi nila, 100 daw, isang migrant. Marami yung mga, kasi yung mga nawala, hindi na lumitaw. Ibig sabihin, nawala, wala na, patay na. Nagsusot dito. Ayan, so, speak it. Yung mga tao, pinaglaban lang nila yung karapatan nila, kaso, yung iba, yung gusto nila sa kanila, lupa. Bakit, anong nangyari nun, sir? Bakit, umabot sa ganong sitwasyon? Pantagin mo si tatay, 6 yung anak niya. Oh. Yung trabaho niya, 2 araw lang. Pwede ba sa 6 na anak yun? Yan, di sapat. Walong kumakain, yung 2 araw yung sahod. Tapos yung tira nila, 9:50. Ano sila? Saan mo mapupunta? Apat yung nag-aaral. Siyempre, natural. Nag-aaral sa'yo mga tao. Maski pa, nakatubog ka. So, asasual ngayon, sabi, kasi narinig ko,
unti-unti na daw na binahagi, although hindi pa naman lahat. Hindi pa. Oh, pero nasisimula na daw. Pero na yung nabahagi yung mga iba. Kaso hindi totally lahat nabigyan. Oo. Oh. So ang gusto niyo mangyari mga taga Hacienda Luisita ay pantay-pantay na mabigyan ang kung sino man yung mga lehitimo talagang manggagawa ng Hacienda Luisita. Lehitimo talagang yung mga talagang beneficiary talaga. Kailangan pantay-pantay talaga. At sir, yung doon sa ano nila, yung mga marami pa, yung 33% nila, 3% lang yung nabigay. Kulang pa, kulang. Oo, marami. Yan. So sir, bilang isang ano, isang simpleng mamayan sa bansang Pilipinas, ano ba yung inaasahan natin na pwedeng magawa ng administrasyon, no, na susunod na administrasyon, no, sila BBM and Sara, ano ba yung inaasahan natin? Ang inaasahan po natin yung talagang pagbabago. Yung tayong mahirap, hindi na tayo maghihirap. Yung kumbaga, hindi naman natin mabibigla yung aseso ng Pilipino, kundi dahan-dahan lang. Step by step yan eh. Lalong ba oh wala tayong unity, hindi tayo mag tama, lalong babagal ang proseso ng pagunlad ng bansa natin. Natin saan ko yung ulad ko, tatlo yung anak ko, tatlo yung pinag-aaral ko. Gusto ko pag magkaroon sila ng libre pag-aaral kahit hanggang kolehiyo. Ngayon kung wala na sila, hindi nila kaya, kailangan yung trabaho sigurado. Yan. So tama sir, kasi sabi ko nga, lalo talagang babagal pag hindi tayo nagkaroon ng unity. Yes. No? So makakamdan natin ng unity pag sinabi natin nag-boot street tayo. Para, kasi sila yung pinili ni Apo Bongbong Marcos, alam mo naman si BBM. Very humble, matalino, diba? Mabait, pero hindi siya basta-basta kukuha ng ikakapahamak, diba? Ng administration niya. Yung mga magulang ko, kasi sila, naranasan nilang nagkalupa sa mga Marcos, naranasan nilang magkaroon ng titirikan ng bahay sa kalupang sinasaka. Kaya ako mulat ako. Pagmulat ko, yung natikman ko kung ano yung naibigay ng mga Marcos. Pero yung mga iba, sinasabi nila, masama yung Marcos. Hindi ko mulat. Hindi sa mga Marcos, wala kaming lupang titirikan ng bahay. Wala kaming lupang sasaka. Ano po yung nasasabi mo doon, sabi mo na tipid ng panaluto yan. Ako bossing, experience ko, elementary ako. Nag-aaral ako, may libreng ano, may libreng tanapay. Oh, yung gatas. Marami. Tsaka yung basta pagpapasok ka na kahit wala kang bahag, pwede. Magbubusog ka sa bibigyan nila. Kaso, yung di ba nagka-snap election, nagka-people power, eksakto nun, grade 6 na ako, nawalang bigla yun. Pero umpisa ng elementary ko hanggang grade 5, mantun pa yun lahat. May libreng film. Kahit yung ano nun, marami. Sir, anong proyekto o anong maganda, ano yung namimiss mo nung time ng ano kabataan mo? Sir, yung di ba pag tayong mga bata pag recess, hinihintay natin yung pagkain. Siyempre yung nakakamiss yung mga bata, kahit hindi na kumain sa bahay, sa high school pa lang busog na. Wow. Oh, mantakin mo nung yun. Manggol pa sino, magandang harap mo. Kinabay na. Ako, ito, experience ko, elementary ako. Nung nag-graduate kasi ako, 89 eh. Kaso wala na si, si presidente natin eh. Pero nun, libre. Ang baon ko lang nun, piso. Sobra-sobra na yun. Okay, salamat. Sabi ni Ma'am Erly Simbolan, sir, sabihin mo, Robert, iboto yung kaalyado ni BBM. Mas mabilis magpatupad pagbatas kung walang hadlang. Oh. So, dapat boot street. Yes, yes. Kasi napakalaga kasi noon. Kasi nga, Hacienda Luisita, solid to. Parang ano lang yan eh. Pag binuto nyo si BBM, tapos hindi nyo binuto si Sara. Yes. Walang kwenta. Hindi, ang si Sara. Talagang pinaglalabang ko yan. Yan, Sara. Si Tatay Digong, iniyakan ko pa yan. Oo. Oh. Tsaka yung mga senators, si ha? Shoutout kay Tatay kasi Digong. Walang kwenta. Yung binuto nyo nga yung dalawa. Hindi nyo naman binuto yung mga kalyedo nilang senators. Useless pa rin, wala pa rin galamay. So, kailangan kumplito. Para tayong tao rin, di ba? Kailangan kumplito rin tayo para makagalaw ng normal. Opo. Para tuloy-tuloy ang galaw na walang
Kuskus balungos. Oo. Ano ang masasabi sa tandem para ang TBF? Anong masasabi po na? Ako, ang tingin ko po sa Bongbong Sara tandem, yan ang tunay na pagbabago. Yan ang magbabago sa Pilipinas. Wala nang iba, walang karapat-dapat na maging presidente at saka vice-presidente kung hindi lang tinatanong. Sabi nila dun sa interview, makikita dun sa ano ni BBM. Pag tumulong, walang media. Walang tinatago. Eh, gusto niya, ang ano lang sa kanya, ayaw niya ng publicity. Gusto niya talaga yung tutulong bukal sa loob. Sir, tanong ko lang, real talk sir, pinag-uusapan ng lahat, apo, lalo na sa kabilang bakod. Kayo daw na nandito ay binabayaran para lang lumabas. Ay, kayo, hindi kami bayaran. Walang bayad. Yan, walang bayad. Pagmamahal ang meron. Yung nagsasabi na bayaran kami, mga bobo kayo. Yan? Bobo. May lahing attorney ni Larry Gadon. Bobo sila. Larry Gadon, bobo. Ay, doon ko si Larry Gadon. Mga bobo sila. Yan. What you from Canada, Ruby Dalunay. So, sir, sabi nila ito daw ay baluarte ng yellow tards. Oh. So, ang yellow tards ay nagpalit ng kulay pink. So, bakit hindi ang kulay pink ang suportahan ninyo instead ayaw na namin, ano? Kasi yung mga pinklawan na yan, diyan namin naranasan kung tumakbo, parang hinahabol kami parang mga daga. Tama. Parang aming pinagpapabaril at pinagpapabaril. Wala lang yung sinagot sa mga farmer. Wala. Paano ka? Dalawang naging presidente, tingnan mo, walang kapurugreso yung Tarlac City. Dalawang presidente. Tama. Dalawang Aquino na ano, totoo. Pero sabi nila sir, marami daw proyekto na nagawa. No, asan yung proyekto? Yung revolto. Tingnan mo yung sa amin. Kung makapasyal ka dun sa barangay Kutkot. Segundo. Yung kalsada namin, hanggang ngayon, may lubak pa. Kutkot pa rin. Oo. Oh, kutkot pa rin. Nahukay nga. Nahukay pa rin pa. Kaya nga, kutkot. Alam mo, Bisaya, kutkot, di ba? Hukay-hukay. Dito sa San Resita, pag umulan. Ay, buhay ng bata. Ito, interviewin mo rin. Nanay, ayan. Kumusta po kayo, nanay? Tagasab po kayo. Dito sa Balite. Dalawang presidente. Balite, nanay. Asinda. Oo, Asinda, Luisita. Bakit? Tanong ko lang ulit sa'yo. Ibalik ko sa'yo, nanay. Nanay, bakit po ito ay part, ito yung lugar ng Dilawan o yellow tards na political colors. Ngayon nagpalit ng kulay pink. Bakit hindi ang kulay pink ang suportahan nyo? Ito daw ay baluarte ng ano yellow tards. Kasi kung magkukulay pink kami, patuloy pa rin ang paghihirap ng Asyenda Luisita. Pero kung kay Bongbong Marcos kami, yan na lang ang pag-asa namin na matulungan kami sa lupa ng Asyenda Luisita. Oh, pagkatapos may lupa bang itinambyolo na pinamahagi ng mga kawan. Oh, na hanggang ngayon, hindi pa kami sigurado kung sa amin yan. Oh, kaya ang pan namin ngayon, sana si Bongbong ang manalo dahil siya lang ang makakatulong sa amin na totoo. Lalo na yung pagbebenta ng lupa na napakamurang alagadala ng hirap ng buhay. Itinapon kami sa malalayong lugar. Balite ka. 13 kilometers doon ka tinapon. Walang trabaho. Nag-iirap ang tao. Siyempre, sa murang alaga, kailangan mong kumain. May sakit. May ibenta mo ng mura. Yun ang kinukon namin kay Bongbong. Kung pwede, tulungan kami sa lupang nalinlang kami sa kahirapan. Nanay, kumusta yung ano pinagdaan mo nung Asinda Luisita Masakir? Ay, yung Asinda Masakir, lagi kami nasasaktan. Nadidimanda kami. Ako, nadidimanda kami. Nakasama na. Nadidimanda ka rin? Oo. Sinong presidente nung time na yon? Si Noy. Noy. Wala mang ginawa. Walang ginawa. Ala. Lagi naging dimanda. Tapos, nakasundalo nung isa pang presidente. Nagsipasok, nakikikis ka sa mga sundalo. Sabi kasi nila nanay, sabi nila ito'y baluarte ng yellow tards, di ba? So dapat sabi nila marami daw nagawang proyekto sa inyo dito. Wala. Tapos sabi nila, pag
si What channel? Robert Adventure Vlog po. Robert Adventure Vlog. Robert Adventure Vlog po. Robert Adventure Vlog. Sa YouTube po, naka-live po tayo. Oh, Robert Adventure Vlog. Bongbong talagang kailangan namin po. Buti pa naman ang mga Marcos, meron silang masagana 99 noon. Ang isinagot sa amin, bala sa mga farmer. Yan, so, agree ba kayo na maibalik ulit yung masagana 99? Oh, siyempre naman! Masagana 99! Ngayon, ang mahal-mahal ng abono! Yan. Paano kami makakapag-umulit? Nanay, ano bang meron sa masagana 99? Yung mga farmer, minahal na mga Marcos. Sa masagana 99, itinatag ni Remeng Marcos. O, oh, diba? Opo. At nanay, agree ba kayo? Si siguro mapapababa yung mga bilin na mga binit, kagayang palay, abono, yan. Saka yung mga nagagano sa mga sasakyan. Amal-mal ng abono. Tapos kamura-mura pa ang palay. Oo, oh, tapos... Ay, hirap kami nagtatali, tapos ang palay, kamura pa nilang binibili. Tapos ang masakit, nag-i-import pa tayo, no? Oh. Instead na nag-i-export tayo. Napakayaman ng bansa natin, pero... Sabi nila na silang bala, hindi naman silang bala. Ang abono na kurya, 900 lang. Ngayon, 2006 na. Grabe, no? Masa naman, 3,000 na ngayon. Wala, paano yung parmes? Paano magtatanim? Saan kami kukuha ng pambibili namin? Naghirap nga kami sa sienda na gusto namin magtanim. Wala kami... Pambili. Banot patas na patas ang presyo. At saka yung lupa namin na dito sa Iyala, lupa ng asyenda yun, ba't nabukuha ng Lorenzo? Punta kami dito, di kami binayaran kung sa loob namin. Kusang loob. Kailangan ng bayad-bayad. Basta kami, suporta kami kay BBM. Pagka isang asyenda visita, BBM. Yan, so gustong-gusto talaga nila mga kapatid. Isa lamang sila sa mga gutom at uhaw na sa tunay na pagbabago na hinahanap na mga kabayan sa amin dito. Nanay, within 3 dekada, ano ba yung nabago sa inyo sa Asinda Luisita? Walang nabago. Gutom yung nabago namin. Gutom, hirap. Hindi kami magkita ng mais na nilaga, hindi kami kakain. Nakakahanap po kami sa iba. Kumbaga, simula nung nawala yung mga Marcos within 3 dekada. Sobrang hirap na. Hirap na kami noon. Ayan na. Mahal na ang bigas. Kaya yata, hindi pa yata. Sino na ba yan? Ay, hindi pa to si... Ano to? Sino ba to nandito? Ah, si Gibo. Gibo Chodoro. Yan. Sige po, Gibo pa lang. Kay Bibi, maraming sa kayo. Ha? Ay, wala pa. Habang wala pang ano. Bago na kasi yung damit na yun kay Mamili Sabit eh. Habang wala pang karapan. Oh, ibang jacket na yan. Hindi yun yung unang pinapirman mo. Pero papirman mo yan kay Gibo. Meron na yan kay, ano, kay Jingo. Kanina to? Kay Attorney Larry Gadong, meron na rin yan. Kanina to? Eh, Mamili Sabit pa rin. Dalawa sa kanya eh. Yan, tanong mo noong panahon ni Marcos Maiba. Sir, may tanong dito. Tanong mo. Yan. Noong panahon ni Marcos, may bagong bagon para sa tubo. Noong naupo si Cory, pinatanggal ang mga rilis ng nininta, mga bagon. Alam niyo ba yung bagon? Oo. Ano yung bagon? Yung pinagkakarga ng tubo. Oo. Bakon. Yan. Hinihila ng tren yun. Nung pupuno si Cory, tinatanggal na lahat na yun. Yung mga dinadaanan ng tao, wala na. Wala ka ng dadaanan. Kumbaga, napaganda sana ng kung pinagpatuloy yun, no? Oo. Kasi, Kasunod na ang nanay niya, ang anak niya, walang nagbago dito sa Tarlac. Pero hindi ka Tarlac yun. Walang nagbago. Maraming po salamat. May mga tao, pinagpamatay pa dito sa Central Lucita. Ma'am Robby, isa lang namin dito yung mga patay. Hirap namin dito.
Kawawa yung mga tao. Ang Binoy. Yan. So, opo, nag-almusal na kami kanina. Madaling araw. Alas 3 pa lang. Naka-almusal na po kami. Ma'am Robby Daluay, maraming po salamat no, sa mga kabayan natin. Thank you so much po. Gamit ako ng gimbal, Jo. Awakan mo, Jo. Magamit ako ng gimbal kasi magalaw na. Si Bongo at saka Lenny. Sara! Sara! Anong oras pa kayo dito? Anong dumating dito? Alas 5. Alas 5 pa lang, ha? Oo. Alas 3 na, nagising na kami. Talagang magdamag si Bongo ang nasa isip namin. Sarasan talagang hinahabaran. Baka, baka ano yan, ha? Ilang araw pa yung ano nyo, hinihintay nyo. Kaya, nagmula nung sinabi. Ano siya talaga siya na ang kinupan namin. O, di ba? Siya nang inintay namin. Siya ang panaginip namin na manalo. Siya ang mananalo kahit anong mangyari si Bongbong Marcos ang mananalo. Saka Sara. Saka si Sara. Si Sara din. Kahit yung dalawang niyan, siya ang makakatulong sa amin dito sa asyenda. Tama. Ano siyang lugar yun? Balintingin. So, kakapitan ko lang ng ano, mga kabayan ng gimbal. Maraming salamat po kay Ma'am Leticia Chacusin sa gimbal. Ma'am. Yan naman, binaripan ko sa Bisaya. 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 Ah, pareho kami ka. Mindanao. Mindanao. Okay, Mindanao. Yung tabako. Dapuan sa... Punta na ako doon sa ano sa Nay, tanong ko lang po, ikaw na may listahan ka na ba sa unit team? Senators. Ay, sorry, sorry. Senador. Mga senators po. Ay, senador. Ay. Sa senador, yung mga ano, may listahan ka na ba ng senador na napili sa election? Anak ko kayo. Si Mark Villar. Kasi nasa 12 yun, di ba? Marcolita. At saka si ano, yung sa Tesla. Wayne Gatchalian, Tesla. Wayne Gatchalian. Tungkol po dito sa Senda. Tsaka? So, ang ano na, may listahan naman sila doon sa unit team. Oo. Ang gawin nyo, pinaka-the best. Yung ang suportahan natin yung Boat Street no yung napili ni Bongbong Marcos yung dapat ang piliin natin kasi dahil pinili natin si Bongbong Marcos pangatawanan na natin dahil dapat meron kami sana magkaroon kayo ng listahan sana magbigay ng I'm sure magbibigay ng listahan oo wala rin ako eh pero dapat magkaroon kayo kasi napakahalaga kasi noon nanay kasi yung mga pangarap ninyo na pagkakaisa makakamtan lang yun pag binoto nyo lahat ng napili ni BBM walang lumabas silang lahat. Yes, so meron pa ng sample ballot. Oh, dapat meron kayong ganun kasi pag wala useless lang ang pagboto nyo kung hindi kayo Boat Street. Mahirap pa rin makamtan, ano? Isang tabi natin. Baka ikaw may galit kay ano, kung sino mang politiko nang nasa ano, yung mga senador na napili nila, isang tabi natin ngayon kasi pagbigyan natin sila ulit, ano? Kung may 'di ba, meron kasi mga ano, hindi natin maiwasan na nagtatampo tayo. Na hindi niya tayo natulungan or pang o may nasabi siya na hindi maganda or against siya sa Marcos ngayon nasa kay Marcos na yung mga ganun so isang tabi natin isang tabi natin yung mga galit or tampo sa mga ganun dahil ito yung time na kung saan mahalaga magpatawad para may pakita ang pagkakaisa sa taong bayan hindi lang sa ay may papakita natin kundi sa ibang bansa no hiling kundi yung magiging mabuting buhay maging kumakain tama sa oras at saka hindi nakakatakot na panahon nanay alam ko may mga truma kayo about sa patayan agree ka ba na ipagpatuloy yung war on drugs ni President Duterte na talagang epektibo rin naman yung epektibo na tama yun yung
yung mga dapat na hindi dapat na kagaya ng mga drugs, dapat talang supilin talaga yun. Hindi mabuti sa mga mamamayan yun, yung drugs. Totoo yan. Kasi kahit na bata lang, ginagasa nila, ginapatay nila. Oh, tama ba yun? Hindi tama yun. Hindi po tama talaga. Talagang hindi tama yun. Kaya dapat, pag nahuli naman sila, dapat patayin. Agad? Talagang real talk talaga, 'di ba? Kasi nga hangga't wala kang pangil, no? Kasi sabi ng nanay ni Lini, nanay niyo na si Lini, sabi niya kailangan daw dasalan. Ay hindi nakukuha sa dasal 'yon. Hindi nakukuha sa dasal 'yon. Kasi yung mga ganyan hindi nakukuha sa dasal. Kahit dasalan mo ng dasalan kundi mo bigyan ng leksyon. Hindi po pwede yun. Magdasal ka lang magdasal, yung ginadasalan mo, siya palang papatay sa'yo. Habang nakapikit ka. Ayun lang, ibabalik na sa'yo. Ipagpatuloy yung kwan ng drugs. Hindi lalong... Yan ang hindi pinakamabuting gawain ng isang tao. Dati nung unang panahon, maglakad ang bata, dalaga, kahit sa madilim, hindi na ano. Pero ngayon, pag naglakad ka, patay ka, sikwating ka, gating ka. Yeah. Grabe no, kasi kawawa naman talaga. O, ang dami. Nang dahil sa drugs, marami ang namatay, marami ang pinapatay. Marami magdanakaw, diba? Marami yung nirip. Tumatapang ang loob nila dahil sa mga drugs. Kahit na magulang, napapatay. Kahit magulang nga, matanda na, ginagasa pa. O, ginagasa dahil sa drugs. Dahil sa drugs. Grabe. Kaya tama lang yun. So, satisfied po kayo na si President Duterte po yung namuno? O, kung abul pa yan ng Presidente, baka manalo pa si Duterte. Para sa akin, ha? Para sa akin. Tama lang yun. Kasi, hindi tatahimik ang bayan kung walang mabuting, kundi kamay, maganda ka, kamay na baka lang. Para sa ganun, baka no. Madisiplina yung mga masasamang gawain. So, Nanay, ano masabi mo sa achievement ni President Duterte na ako nasaksihan ko dahil nasa siyudad ako nakatira ngayon, na kahit probinsyano ako, nasaksihan ko na marami ang nagbago. No, yung dati, maraming tambay sa amin. Oo. Ngayon, malinis na. Oo, tama yun. Hindi na masyado nakatakot. Ano masabi mo kay President Duterte? Okay sa akin si Duterte. Si Duterte, okay sa akin, para sa akin. Tama ang ginagawa niya. Kasi kung iba lang na presidente itong dumating na pandemic, baka patay tayo sa gutom. Uy, totoo yan, Mama. Totoo yan. Totoo yan about sa pandemic talagang. Isipin mo, nagkaroon pa ng partida pandemya, pero tuloy-tuloy pa rin. Oo, tuloy-tuloy pa rin ang proyekto at tapos nakapagbigay pa siya ng mga sub, di ba, yung mga subsidy, di ba, na nakapag-distribute siya. Paano na lang kaya kung yung isa, yung kabila? Baka nahati yung Pilipinas ng mga taong namatay. Tsaka, di ba, marami, patay sa sakit. Yan. So dahil para sa akin. Dahil hindi siya mahigpit kasi magpatupad kung yung ang kabila. Kasi kita mo si President Duterte, 'di ba? Talagang mahigpit siya magpatupad ng batas, 'di ba? Medyo nabilis-bilisan kahit na maliit lang tayo na bansa. Ay, hawak dito sa bansa natin. Kuwan lang yung parang wala, lambot lang wala. Ibang magdesisyon ng lalaki. Oo. Ang lalaki, lalaki pa rin. Pag nag-desisyon, yun na yun. Mahal. Pwede ang babae. Yan. So, meron din naman pwedeng babae. Basta, pwede naman, basta matapang. Mapagsik. Si Inday Sara, nananapak yun. Natatandaan mo ba, may sinapak si Inday Sara. Tama. Yan. Pero yung sapak naman yun is para sa maraming tao. Dahil, di ba? Para sa bubuti ng mga tao. Mali naman yung ginagawa siguro kaya sinapak siya. Oo, kasi yung sirip kasi gusto niyang i-demolish yung mga bahay ng mga mahihirap sa Davao. Sabi ni Desara, saglit lang kasi may ginagawa pa ako dito, gusto niyang puntahan. Hindi siya pinakinggan.
So binanatan niya ngayon kasi maraming umiyak eh, marami yung ano na mga kabayan. So nakakapoto lang kita. Ano po ang inyong mensahe po sa mga kabataan na hanggang ngayon ay hindi pa rin mulat sa katotohanan? Patuloy pa rin sila ginaano po ng kaisipan nila. Kasi kaya hindi namumulat ang mga kabataan dahil wala pa silang nakikitang mabubuting gawa. Yung mga pan, yung nakikita natin na dapat mabigyan sila ng magagandang pan niyang mga kabataan para sa ganun nalilibang sila. Nakakalimutan nila yung hindi yung masamang gawain, ganun. Hindi sila mapupunta sa masamang gawain. Kailangan meron din silang linya para sa mga kabataan. Para gaya ng mga sports, gaya. Yes. Nakakapag-aral sila ng maayos kahit na mahirap sila, natutulungan sila ng gobyerno. So nanay, second version na tanong, ano yung masabi mo ulit sa mga kabataan na pilit pa rin na dinidiin ang Marcos na masama at diktador? Kasi sila, hindi nila nakita yung unang katotohanan na unang panahon. Ang mga kabataan ngayon na itatanim sa kanila yung mga masasamang sinasabi nila. Ganun. Yung mga masasamang naririnig ng mga, naririnig nila sa mga may mga sinasabing tao. Dapat hindi nila ipapakita sa mga kabataan yung ganun. Ang ipagkikita nila, kabutihan, para ang mga kabataan magagandang mapupulot nila. Diba? Gaya ng mga katamaan na ganito. Siyempre, tumatanim sa kaisipan nila yun. Hindi na nila alam yung unang panahon na ginawa rin naman ng mga kabataan. Tama naman. Ha? Opo, tama naman, ma'am. Kasi may edad na rin ako. Alam ko na rin yung pinaputang sila. Na, marami din naman siyang ginawa. Napasama lang sa ganda. Nanay, marami pong nanonood. Maraming salamat, nanay. Natin. Baka may mapayo ka pa sa mga kabataan natin na hindi pa rin mulat. Yung direct sa pinto sa kanila. Hindi, pag nakakausap ko naman ang kabataan, hindi naman ganun kasagan. Ay, hindi agad hindi na ano, no? Kasama. Ay, ganun na lang, payo na lang, payo. Kasi may mga ginawa naman silang kabutihan na nakikita natin. Nakita ko noon, sabi ko, kayong mga kabataan, huwag niyong itanim yan. Kasi nagiging mabagsik ang kabataan dahil sa tinatanim nilang ang gagaling sa ganun, ganun ganito, ganyan ganyan, ang narinig. Dapat hindi ganun. Ang magandang igising mo sa kabataan, huwag kang manira. Huwag kang manira. Basta kung umahabol ka naman. Huwag ka nang manira. Kung sino talagang win, di win. Diba? Tama ganun po. Huwag kang manira. Respetuhin, nanay. Respetuhin mo ang kapwa mga kandidato. Yes. Sabi nga, nanay, respetuhin natin, no, kung sino man ang napili ng bawat isa. Ngayon, kung sino ang napili ng tao, sabihin na natin, ikaw ba naman tao ka lamang? Oo. Huwag kang pagkakamali. Ha? Dapat, huwag mong anuin ng, sabi nga ng Panginoon, kung wala kayong kasalanan, sabi niya, batuin mo si Maria Magdalena. Pero hindi nila binato dahil pare-pareho silang makasalanan. Maraming salamat, nanay. Hindi sila nakabesod. Ang maka-Diyos na totoo. Ma'am Baji Kuali, thanks Robert. Ingat ka lagi. Watching from Singapore. I'm Bibim Sarasolid, Marcos Loyalist, at WA Mabuhay. Philippines. Yan. Remind about sila paano magguhit ng balota. So I'm sure marunong na to si nanay na yun, no? Huwag kang manira. About sa balota, nanay, marunong ka na. Anong number ni BBM? Number ng balota niya? Ha? Wala pa ako. Ay, hindi ka number pa number CB, nanay. Okay, sabihin mo na, pre. Si BBM ay number CB, no? Hindi po number 10 na dahil kumakalat ngayon na tarpaulin sa probinsya at saka no, Nueva Ecija, kumakalat yung tarpaulin na number 10 daw si BBM. So ano, number 7 po si BBM, ang sunod naman. Papa, 7 po. Tapos si Inday Sara naman bilang Vice President,
number 4. Oh, sige. Yan, so. Okay, at siyempre nanay. 7 tsaka 4 na. Oo. About sa pag-shade, marunong ka na rin. Oo. Hindi mo pa natanong si nanay kung ilang taon na siya. Ha? Ilan taong ka na ba, nanay? 67. Wow, happy birthday! Pangalan nyo, nanay? Marieta Tumawa. Yan, maraming salamat kay nanay Marieta. Napakagandang shinier sa atin na kaalaman, mga kabayan. No? Yung kaalaman na pinagdaanan niya. No? Yung kaalaman na totoo at hindi gawa-gawa ng mga social media. So, kaalaman na hindi gawa-gawa ng maraming kabataan. Ayan, salamat mga kabay, nakantabay pa rin tayo dahil ang lumabas si Gibo Chuduro pa lang, mga kabayan, ano ang lumabas. So, nakantabay pa rin tayo para paglabas. Ayan, so, wow, so, Family Marcos. Ito ang paggagawa nila, mga kabay, ng unit team, no? Background ni Apo BBM, si Apo Ferdinand Marcos. Wala po sir eh, wala akong sticker. Ayan nyo po sir, pag nakaano ako, next time magbalik. Wala akong sticker eh. Yara, salamat po at shoutout na rin kay tatay. Tay, magkano yung shades mo? Sa ano po to, Lazada. Lazada? Oh, may Lazada pa dito ah. So, isa ka rin tatay sa manggagawa ng Hacienda Luisita. Yan, so kumusta naman ang pagtatanim natin? Ano ba yung tinatanim mo doon sa Hacienda Luisita? Mais po, sir. Mais? Palay. Palay. Yan, so ano ba yun? Sarili o? Sarili ko pa sarili. Wow. Kumbaga, isa ka sa nabahagian na ng Hacienda Luisita, tama ba? Wow, so matagal lang nabahagi sa'yo? O bago lang, nito lang? Matagal na yung pagkakita na yan. So si tatay isa sa sa Hacienda Luisita, mga kabayan. Robert, taga dyan si Gibo Chuduro. Ah, okay. Taga dito rin pala si Gibo Chuduro. Actually, kakalabas lang niya mga kabayan na few minutes, mga 10 minutes na. Galing sa camp, no? Camp General Saveliano Aquino. Yan. So dito. So pero tayo naman ay nakantabay pa, mga kabayan. At ako, lumbat pala ito. Basta may ano mga bata, ikaw, mananahal ka sa mga. Good! Ang daming sa labi. Labi ko yung mga kapasang nanay. Labi kita may mga bata sa amin. Ikaw nila, ready, log out. So nakatabi pa rin tayo mga kabayan, wala pang anong oras na ba? Alas 7:58. So nakalagay kasi mga alas 8 mga kabayan. Na alas 8 nakalagay na lalapag, no? Ipaalala ang number 7 si BBM. Yes, opo, dahil ngayon po mga kabayan na kumakalat na. Nung last na nasa Nueva Ecija tayo, talagang nakapaskin talaga doon na number 10 si Apo Bongbong Marcos, no? At talagang iba-iba yung mindset na ginagawa ng kabilang grupo. No, instead na hayaan natin ang taong bayan, no, ang magusga kung sino ba ang karapat-dapat na iboto ngayong halalan, no, at respetuhin kung sino ang manalo basta nasa maayos ang eleksyon. No, respetuhin kung sino ang manalo, tanggapin, no, ng bukal sa loob at magkaisa at tanggalin na yung boundary colors para lahat tayo ay magsaya, mga kabayan, di ba? At tama na kapwa tayo Pilipino na dapat magkasundo. No, tayo ay Pilipino, tao rin tayo na sasaktan sa bawat salita, no? Tao rin tayo na nagagalit pag nakakatanggap ng salita na hindi ka nais-nais sa kapwa natin. Ayun. So may mga pumapasok na ng mga van, mga kabayan, I think nandiyan na. No, so hindi totoo na dilawan ang Tarlac Niño kung
ang mayor mga namin hindi dilawan. Kami pa kaya maraming inaping ang mga dilawan sa Hacienda Luisita, baka makalimutan nila ang Hacienda Massacre. Julia Kong, yan. So, sabi nga nila mga kabayan, ano, talagang mali pala yung nasabi ng ibang tao na baluarte daw nila. Eh bakit nagkaroon ng problema yung ano? Kasi sabi nila talaga, sir, sabi sa akin kahapon, ingat kayo sa Tarlac vlogger kasi yung lugar na yan is baluarte ng mga yellow tards. Ay, hindi kami papalat. Tama na yung mga dalawang naging presidente. Wala naman nagawa dito. Sa tingin mo, sir, ano ba yung magandang nagawa sa inyo ng Aquino administration? Wala akong tatatanda na mababuti. Buti pa si Duterte, may pinagawa ko yung class duty. Dito din nalang yung palang pambasa. May napapasyalan kami dito, wala akong pasyalan. Kaya binoto ko si Aquino noon dahil ang pangarap namin magkaroon ng basketball court na makakapaglaro yung mga PBA. Eh ano nangyari? Wala. Wala kayo? Hindi yung masyaso at Tarlac. Buti pa yung mayor may maraming binagawa. Tapos sabi ni Cristo, wala kami mga sakbalok. Yung pwede yun. Yan. Sino ang mayor nyo dito ngayon, sir? Cristi Angeles. Yan, Christian Angeles. Sabi lang, ano daw yun? Sabi ng mga kabayan natin, solid na sumusuporta din sa Unity Team. Oo, ito yun. Dati, akala namin nun. Sa kay Lenny siya. Sayang, sabi ko. Pero kung ngayon, naging bonggong siya, lalo maganda. Para umangat yung Tarlac. Ano ba yung hiling mo, sir, para sa taga Hacienda Luisita? Hindi ako taga Hacienda Luisita, dito lang ako sa San Miguel. Ah, taga dito ka rin sa San Miguel, pero hindi ka taga doon. Hindi ako taga doon. Ang Hacienda Luisita, kahit ngayon, solid. Saan ka ba naman nakakita ng mga taga Hacienda Luisita, mapalaksyaw. Oo, lalabas talaga, no? Lalabas ang lalabas. Bihira lang yung sin na magtanim. Ito na yung katotohanan na wala na. Lipas ng mga Aquino, puro Marcos na talaga. Bilang mo rin yung mga Aquino dito, tsaka yung mga packet nila. Yan, may salamat, sir. Yan. At ito yung show, yan. Super laki na ang sin na Luisita. So sabi nga daw nila, no? Sabi nga nila, sobrang laki daw ng Hacienda Luisita. So, bago ang lahat, umusap. Androva Adventure Vlog, salamat sa live stream. Ayan ka, Channel Eve. Magandang araw po. Magandang araw. Ayan, Ma'am Leticia Salazar, watching from Cavite. Ingat po kayo. At Gloria Parong, Felix Pagon, at walang karaban ba dyan? So sabi nila magkakaroon daw ng karaban. Ayan, dito na yung mga security ni Apo BBM. So, ulitin natin. Ay, tumawid. Ganyan po. Hello! Ano, sir, basta? So interview mo ha? Yung former terorista na NPA. Andiyan nga, ano ba yung mga sabi mo doon? Ayan, ayan. Ha? Ayan yung mga yan. Kontakin mo. Galing yan sa Hacienda Luisita eh. Kontakin mo si Paul. Ha? Siyang alam niya yung mga former NPA na ginamit ng mga ampag na ano. Nandun na, si Paul. Aquino. Ayun, para ma-identify niya. Ha? Oh, nakausap po niya kanina, Sir Paul. Oh, alam mo yung mga NPA dito? Sinabi na rin. Ha? Sinabi na rin. Pero na-interview mo yung babae. Yung, oh, nandun. Hindi, nandito yung babae. Yung matanda, isa? Oo, oh, na-interview mo. Yung isa lang. Ha? Yung isa nandun sa kabila. Saan? Nandun sa kabila. Oh, pero nandito lahat yan. NPA yan dati. Kaya nga, may party list na rin para sila. Oh, party list nga. Yung, oo. Yung anong tawag yun, yung pag-tiris ni yung dating NPA. Oo, na nagbalik loob. Oo. Ano na ba si Bibi? Basta yan, magpula dyan hanggang doon. Palapag pa lang? Oo, hindi pa lumapag. Hindi pa? Hindi pa.
May media car ba ngayon? May media car? May media car kaya? Meron, no? Yan, so salamat. Tip, salamat. Dito. Lepas si Bibin dito, nakasakay na sa float. Ah, ano na ba yung float sa ano? Oo, mag-float na dito. Karapan na tayo hanggang sa ano. Ah, okay. Tapos itong mga tao ito, maglalakad, magmula dito ang gandun sa Hoses College. Ah, marching. Marching. Ah, okay. Meron tayong mga riders dito mamaya. Nasagasaan yung pa, po, pero magaan lang pala yung konti. Dumahan talaga dito yung gulong, oh. Dito na ako, Seth. Ang gugulo lang ako dito. Ha? Masakay ka lang doon, mamaya. Ha, ah, sige. Dito ka naman dito nakasakay, eh. Dito na ako. Sobrang init. Maganda araw po, ma'am. Ma'am, excited na po ba kayo makita ang Uniteam? Bilang isang kabataan, ano ba yung inaasahan ninyo sa Uniteam? Pagbabago. Yeah, so maganda araw sa inyo dyan, sir. Maganda araw. Mga guwapo't maganda pala yung nandito sa loob. Yan, so... Iboto. Ayan, nakakabahan. Uniteam, again ha. Nakakabahan number 7 po, si Apo Bongbong Marcos. Ito yung maganda na print kamay. Number 4, si Apo Bongbong Marcos, nakakabayan. Talagang sabik na sa tunay na pagbabago. Sa iba't sila, no, magandang araw. May buntag. Bago! Sila pala yung magmamarching. Kaya pala. So maglalakad talaga mga kabayan. Sabi na din ako. Ito. Walang ako kawang bayan. Panay volunteer lang to. Pagmamahal namin kay Bongbong. Para tuloy-tuloy yung pagbabago. So maglalakad sila mga kabayan yung mga taga Sinda Luisita, sir. Oh. Yung mga iba nandun na. Magdamag pa lang alas 5, alas 4 nandun na lahat sa Tarlac City, kaya napuno na yan. Napuno na. Wala na yung dilawang sa Tarlac. So ano masabi mo, sir, na mayroon nag-chat sa akin, mag-ingat daw ang mga Uniteam dito dahil solid na Dilawan at Pinklawan yung lugar nyo rito. Wala na yun. Hindi na nila manoloko yung tao. Yan, sir. Na. Ano may rekomendan yung party list dito? Sa party list dito, andyan naman si Lingkod Bayanihan, kay General Neves, at saka kay Kai Eric. Yan ay mga tumutulong yan. Tumutulong sa Pilipinas. Ay, salamat, sir. Thank you so much. So, Kai Eric. So, ito pala yung mga taga Sinda Luisita. So, magmamarching na ito, mga kabayan. Elina Pimentel, yan. Ay, salamat, Karin. Ma'am Karin, magandang araw po. Nona Abdila. Ima Galvis, Mariano. Ito yung bulukan nila. Ay, salamat, Teresita Pitura. Marnie Nagjapan, ay, salamat. Wow, thank you so much po. Ching Rakino, thank you so much po sa pakulay. Sa pili, thank you so much. Arnold Alumingkit, Galvis Robert, shout out from Pagadian City. Yan, mayong buntag din sa mga taga-Pagadian. Arnold Lumingkit. So, nakantabay na mga kabayan. Ano, nakantabay na. So, sila yung dito, isa sa magmamarching papunta sa pinakamalaking pagpupulong o grand mga kabayan dito sa ano. So, excited na sila. Sir, excited na po ba kayo sa tunay na pagbabago? Yes, sir. Ano ba yung inaasahan natin na tunay na pagbabago na sinasabi nila? Ha? Ano ba yung hiling ninyo sa inyong lugar?
Baguhin na lahat ng bulok na sistema na pamamalakad ng mga kuwang ko noon at kinukuwang ko. Kailan baguhin lahat ng mga sistema nila ngayon para mabago naman sa pamamagitan ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan. At sir, masaya po, satisfied po ba kayo kay President Duterte? Opo. Yan, maraming salamat. Satisfied po kay Pangulong Duterte, mas lalo na kay BBM. Pero alos parehas lang po sila sa hindi pa po natin alam kung ano yung mangyayari, pero sa gagawin siguro ni BBM, mas maganda sa darating na panahon, yung pagbabago. Kaya nga po, solid supporter kami. Hindi lang solid, diehard pa. Kaya nagpapaano po kami sa kanya, kahit wala kaming allowance o ano pa mang bagay na binibigay sa amin, okay lang po, para lang manalo si BBM. Wala po akong ano dito, allowance. Ano lang po kami, volunteer. Simula sa pool, volunteer po ako. Kami po dito, volunteer kami. Hindi kami umasa kay BBM, hindi kami binigyan para lang tulungan siya, para manalo. Wala po kaming binigay po sa amin. Lahat po sa amin, panggas namin, merienda namin. Umiikot po kami pa, as a volunteer, umiikot po kami sa para-barangay, para kay BBM. Wala pong perang involved. Kahit 5, hindi kami binigyan. Pagmamahal talaga ang meron. Opo. Yun po totoo. Sige po, hindi kami humingi hanggang ngayon. Hindi kami humingi kay BBM. Kasi po, volunteer kami. Umiiral lang po ako ng motor ko sa mga kapatid ko para lang makatulong sa kanya. So ano masabi niyo sa mga kabataan na sinasabi nila na kayo daw ay bayad o kabilang bakod? Eh, hindi po totoo yun. Simula sa pool, alam ng lahat dyan. Lahat ng 10 barangay yung awak ko. Alam nila kung ano yung gawain namin. Puro kami volunteer, 10 barangay dito sa loob ng Hacienda Lucita. Volunteer po kami, lahat ng leader sa loob ng Hacienda Lucita. Nagkakaisa rin pa po ba kayo doon sa loob? Marami kami po. Actually, ako po yung kumuha ng mga leader sa bawat barangay na volunteer lang kami. Wala kaming bayad ni Singko. Wala. Puro ano lang, serbisyo para kay darating na sa susunod na Pangulong BBM. Yan. So ano ba, anong samahan kayo dito, sir? Grupo na kasi di ba bansang makamasa? Ha? Bagong bansang makamasa. Bagong bansa makamasa. Opo. Yan, so yun yung binuo ninyo pagsuporta sa Unity Team. Opo. Yan po ang aming grupo namin dito sa kay BBM. Yung pong bagong bansang makamasa. Maraming salamat, sir. Thank you so much, sir. Pangalan niyo, sir? Rinaldo Ocampo, sir. Barangay Mapalaksaw, sir. Rinaldo Ocampo, sir. Ocampo from Barangay Mapalaksaw, sir. Ha? Mapalaksaw, sir. Mapalaksaw. Mapalaksaw. Ah, Mapalaksaw. Yan. Sa pambarangay po kami dyan. Ano kami? Volunteer. Yung mga head coordinator. Yeah, maraming salamat, sir. Ano na masabi mo sa maraming tao na sumusuporta sa Unity Team kahit saan nagpunta? Kahit po saan ako ng Pilipinas, marami talaga supporter si BBM. Hindi siya iiwan kahit walang bayad. Hindi kami binabayaran. Hindi kami mukhang pera para lang manalo si BBM. Hindi, talaga pong maraming supporter si yung darating natin presidente na si BBM. Nasusunod na presidente ng Pilipinas. Yan po, idol ko po siya. Yan, maraming salamat siya natin. Yan ang ibang kabataan talaga. Yan, maraming salamat si Ba. So, nakaantabay tayo mga kabayan no, sa pagdating. No? Pagdating no, ni Apo Bongbong Marcos. So, yung mga security, nakaantabay rin mga kabayan nandun sa kabila. No, sa, kung nakikita nyo yung kulay puti, sa mga security po yan ni BBM at nakaantabay na sila na bumaba ano dahil nandito na rin sabi lang hindi na magtatagal darating na rin si Bongbong Marcos at dito bababa mga kabayan sa Camp General General Sebeliano Aquino. Yan. So excited na yung mga
kababayan natin na magsasaka from yan, Ramon Baltamiro. Yan, maraming po salamat. Magandang araw po. TV. Sir, bebe. Boss, parang nauhaw ako ulit ah. Pwede ba makahingi ulit ng tubig? Yan. Ay, salamat po. Ma'am Ina Live, good morning po. Good morning po sa ating mga kabayan. So, andito pa tayo, nakatabay. No? Kahit na mainit na yung mga kababayan natin, makikita nyo naman talagang masaya sila na winawagayway ang watawat ng bansang Pilipinas. No? Kung talagang kita nyo naman ang pagmamahal nila, mga kabayan. No? Pagmamahal nila kay Apo Bongbong Marcos. So, wala tayo sa Binyo, mga kabayan. Sasabay na tayo kay Bongbong Marcos papunta ng Binyo. Magandang araw po, Ma'am Ila Lahib. Good morning po sa lahat. Yan, pantayan ninyo maigit yan at magpapida kayo. Yan, maraming salamat, mga kabayan. Maricar Solomon, good morning. Nara Yakal. Si Robert dati naming INC Luisita Caso. Ginipit sila kaya lahat ng miyembro ng INC nilipat sa Nueva Ecija. Yan. So, ayun pala yun. Kaya nagkaroon ng pagka-hiwa-hiwalay ng bawat lugar dahil sa relihiyon na rin siguro. So, wala rin ako ano, mga kabay. Pero, pangita ko lang sa inyo, ang dami ng mga nandito. Yan. Magandang araw. Wow! Parang sinopirma na talaga. DM na talaga yan. Sir, ano masabi mo kay BBM? Mabuting leader sa ating bansa. Si BBM talaga ang kailangan ng Pilipinas. Bakit si BBM? Ano ba yung inaasahan natin kung sakaling siyang manalo? Sir, katulad nung ginawa ng mga magulang niya, naging disiplinado, maganda ang panunungkulan ng kanyang magulang. Kaya kay BBM ako. BBM kami. At bakit naman si Inday Sara? Si Inday Sara, maganda rin ang panunungkulan ni Presidente Digong, kaya alam namin si Inday Sara ay ganun din ang gagawin niya. Yan. So, sir, ano ba yung anong masabi mo na bakit ang dami yung sumusuporta sa Unity Team kahit saan magpunta? Totoo nito, sir. Kami, hindi kami bayaran. Mga volunteer lang kami rito. Pero nakikita namin yung ang kanyang liderato ay maganda, tama at talagang dapat siya sundin. Okay, tira, banat. Yun po ang amin nalalaman kasi ang nalalaman namin unang-una dito sa Senda Lucita. Mabuti siyang namahala si BBM sa kanilang lugar. Mga tao sa Senda talagang naka-BBM. Yan sir, ito daw ay balwati ng Pink Kalawan tsaka Nod. Huwag ka maniwala, no. Ito sir, nakikita natin unang-una ang mayor sa Tarlac City. Naka-BBM Sara siya. Paano nila magiging balwarte ang Tarlac City? Si Chris Aquino, ang mga kawan ko, hindi na pinaniniwalaan dito sa Tarlac. Kami ay kay BBM. Ayaw namin kay Lenny Lugaw. Dahil siya sa mga kapitalista siya, hindi niya alam yung mga magsasaka hanggang lang siyang forma. Kaya tama na ang babaeng presidente, si BBM na lang. Ang number one sa amin, sa asyento ni Sita. BBM! Ano bang hiling ninyo kung sakaling manalo si Bongbong Marcos at Inday Sara sa mga taga Asyenda Luisita? Ano ang hiling nyo? Ipamigay na po yung lupa na hindi pa nila pinibigay. Ano pa, katubog? Lupa sa loob ng asyenda, ibibigay pa maragi. Yan, lupa at asyenda. At agree ba kayo na may balik yung masaganan 99? Opo! At alam namin, si BBM, susuportan niya ang mga magsasaka sa asyenda Lucita.
Yan. Sino nakaranas sa inyo ng masagana 99? Yan, so I'm sure so ibig sabihin lahat sila is legit talaga manggagawa ng Hacienda Luisita. Pero alam namin ang makakatulong sa Hacienda Luisita ay si Bongbong Marcos. Kasi itong mga nagtanggungkat, si Duterte ay nabigyan naman, pero patapos na. Pero inaasahan namin na pagpapatuloy ni Bongbong Marcos ang suporta sa Hacienda Luisita sa aming magsasaka at manggagawa at maralita. Yan, so ang side kasi, satisfied po ba kayo kay President Duterte? Satisfied! Kasi kay Presidente Duterte ay sinuportan naman ang mga magsasaka. Kaya ipagpapatuloy ni Bongbong Marcos ang pamamaan problema sa Hacienda Luisita, sa lupa at sa mga magkakabuti. Yes, kasi nanay, may line up na kayo sa senatorial, sa mga senador. May listahan na ba kayo? Wala pa. Pero kami ay mga former rebel na susuportan namin si Bongbong Marcos, itong sambayanan 175. BBM kami, solid kami sa Marcos. At nanay, sana kung ano yung pinili ni Bongbong Marcos sa mga senador, sana suportahan ninyo dahil napakahalaga yun. Dahil baka matulad sa nangyari kay President Duterte na may mga salungat na mga senador at vice-presidente. Kaya hindi tuloy-tuloy na nabahagi sa inyo kung ano ba yung dapat mabahagi. Hindi kaagad nagawa ng maayos, no? O hindi nalagnaan agad yung mga magagandang proyekto dahil sa may mga salungat na desisyon. So maganda. Boot Street po tayo, nanay. Kami, hindi na namin iboboto ang mga salungat sa gobyerno ang hindi naawa sa mga magsasaka na dapat piliin yung tama sa Senado at sa mga Kongreso. Na tama lang, yung mga kasalungat sa gobyerno dapat huwag nang iboto. Yan, tama. Tsaka kung yung mga senador na pinili ni Bongbong Marcos at Tinday Sara, sana suportahan nyo, nanay. Napakahalaga yun dahil pag hindi nyo sila pinili, useless lang po ang pagpili nyo kay President Bongbong Marcos and Vice President Tinday Sara kung walang senador na makakapasok puro kabila. Kaya tama na yung yellow tarts. Ang pinag-iusap ko lang sa sambayanan, huwag nang iboto ang kabag, ang bayan muna, gabriela, nagpawis, kabataan, na dapat piliin na lang yung tama. Ayaw namin sa kabag, dahil sila yung nagpahirap sa amin sa Hacienda Luisita. Akbayan! Ayaw din namin! Akbayan, yan, ayaw din. So, exclusive lamang sa party list ng 175, sambayanan, mga kabayan, sambayanan. Sa panguna pa rin ni Jeffrey, Ka-Eric at Silis. Yan. So yun at yung ano. At din ang NTPLCAP na nagsusulong sa kapayapaan. Walang red tagging kapayapaan ang sinusulong ng NTPLCAP. Ayan ay yung kapatahan. Yan. So agree din kayo na suportahan at punduhan talaga yung CPPNT-LCAP. Di ba yung LCAP? Alagang kami ay susuporta sa NTPLCAP. Kasi kayo, ano nangyayari kung sino yung sumusuporta para maging tahimik ang Pilipinas. Pero bakit nilalaglag ang NTPLCAP? Kami mga former rebel ay susuportan na po ang NTPLCAP. Kahit sa Hacienda Luisita ay susuporta kami sa NTPLCAP. Yan. So, dati rin ba kayo sa kabila, nanay? Dati kami former rebel na ngayon na nagpaligloob. Nakita ko ang pagmamahal ng gobyerno kesa sa mga kaluwa ko sa atan. So, lahat sila, dumaan sila sa, kumbaga kumontra sa gobyerno. Pero ngayon, paligloob na. Saan ba ba mas maganda yung ginawa nyo noon o yung nagawa nyo ngayon? Ngayon! Yan. Mas maganda ba buhay ng malaya? Dati ganyan kami. Pero binabahan namin ganyan na kami. Yan. So wala. Buti naging maayos ang pagsurindiri. Nagpapasa namin nga kami kay Presidente Duterte. Dahil kung hindi sa kanya, hindi kami nagbalik-loob. Siya lang ang Presidente. Kumbaga, nanay, ngayon lang kayo nagbalik-loob kay Presidente Duterte. Yes. Kaya sinuportan niya kami. May pagkabuhayan, may papahalat.
ay ginawa ni Presidente Duterte para sa amin na magbalik. Kaya ako, agree ako kay Presidente Duterte na yung mga dating nasa kapila ay nagbalik loob sa amin ni Presidente Duterte. Tama, nanay, di kayo nagkamali sa desisyon niyo. Grabe, ang hirap magano. Ang hirap magtago-tago, di ba? Ang hirap magtago ng mga impormasyon kahit na nakakalakad tayo dito. Pero yung alertness natin iba na. Hindi na normal na tao. Noong sa kaliwa, ilang dekada rin na hindi ko nakapiling ang aking pamilya. Pero ngayon, kapiling ko ang aking pamilya sa pababalik ko bilang promoter. Yes, kasi ang alam ko doon, ang pangako ng kabila ay magkaroon ng lupa. Di ba, pangako na magkaroon kayo ng lupa. Actually, magkakaroon naman talaga kayo. Magkakaroon ka ng lupa na ibibigay ng kabila. Apat na kwadrado, libingan niya. Yes, tama ka. Yan talaga ang maibibigay ng kabila. Yung apat lang na sulok na inuhukay sa libingan nyo. Lupa na apat na kwadrado na libingan ng mga na-organisa nila na pupunta sa kabundukan. Kawawa ang mga magulang at mga kabataan na na-organisa ng mga kakalusugan. Yes, so tama nanay, kasi yun lang talaga. No, si ano nga, ng ano, tanay, di ba? Si Datario, kumatanda nyo si Kabulaklak, di ba? Matanda nyo si Kabulaklak. I'm sure kilala nyo doon. Noong 20 ay sinuportan namin si Madam Loren Baduy. Kami mga former rebel, Luzon at Visayas Mindanao, ay sinuportan namin si Madam Loren dahil Loren Baduy, dahil tinitibanda ng mga magkalong grupo, mga kabag. Kaya kami susuportan namin si Madam Loren Baduy. Yes, si Si Robin Padilla, mga kapayan. Si Robin ba yun? Ha? Ang bilis sa ni Robin ah. Parang gusto ko puntahan ah. Ah! 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 Ang bilis eh. Kaya pa sila? Kapayat lang eh. Grabe ang init mga kabayan, no? So sabi nga, tama ang desisyon ni nanay, no? Na napakaganda mamuhay ng payak na pamumuhay o normal, no? Hindi yung nagtatago, naglalakad ka nga sa siyudad, very alertness ka naman. So tama yung mga former na galing sa kabila, no? Na sumurinder dahil hindi naman nila nakamtan yung mga pangako na pinangako sa kanila. No, kasi nga pag pumasok ka sa samahan ng mga CPPNP o ano mga kabayan, yung kumukontra sa gobyerno na ikibaka sa kabundukan, ang pangako nila na mabigyan ng lupa, totoo naman talaga na nabibigyan ng lupa, kaso nga lang apat lang na kwadrado kasya lang pag ikay ay namatay, no, sa kabundukan. So yun lamang ang naibibigay ng mga kabila, kaya tama naman na dapat pagsisihan natin at kailangan natin gumawa ng bagong pamumuhay, ano, at magandang kasama ang pamilya, no, hindi yung pinapadala ka sa ibang lugar para humawak ng baril, ano, hindi ka naman masyado well trained, ano, ginamit lang ang bugso ng damdamin. Napakasaklap, Kuya ATV. Ma'am Lynn, Safar, magandang araw po. So, andito kami, ma'am. Rover Adventure Vlog po, sir. Rover Adventure. Yan, so andito kami, ano, nag-aantay kay Apo BBM at sa ibang mini team na daraan dito. No, sasabay tayo doon sa kanila patungo sa venue. So, yung iba, especially yung mga taga Shinda, Luisita, mga kabayan, sila po yung magma-marching, ano. Ipapakita nila, ano, kahit na sobrang pagod maglakad, pero gagawin nila yon bilang sang suporta. So sabi kanina, sila po ay maglalakad, no, magma-marching sila, mga kabayan. So yung iba naman ay may mga motor, mga kabayan. So nakamotor sila, may kanya-kanyang ano, no? So
Wow, so anong samahan kayo, sir? Anong riders club kayo? Birdsman. Birdsman? Yeah, Birdsman. Ah, yan, yan. Thanks, sir. Ah, ano, saan pa yun? Tarlac. Birdsman Street Elite Riders Club. Birdsman ba yan? Oo. Yan, so baka lilipad, ha? Yan. Sosoke. Sosoke, Burgham Street ng Roses and Tarlac. Yan, so may mga samahan din sila dito, mga kabayan. Tsaka napakaganda yung samahan, mga kabayan. Alam nyo, nagkakaroon ka ng mga activity. Kung kulang ka ng activity sa pamilya or sa trabaho, nagkakaroon ka ng extra activity na kailangan ma-improve mo pa ang iyong sarili. Hello? So, hindi pa yun si, ano yun, si Ari Rogi. Ari Rogi? Oo. Pag umalis yun, yung kulay pula doon sa kanto, yun yung mga security ni BBM. Yun ba? O yun yung may kalot na, ano, puti. Ay, puti nga ako. O, pag umalis yun. Pero wala pa nun, hindi pa lumapang helicopter. Ha? Kausap na si Kumnol Kong. Kausap na si Kumnol Kong. Yung kumanda ng loko. Palapag pa daw eh. Sabi nila? Oo. Yung lumapag kasi si ano yun eh. Sige po. Lumapag sa sige po eh. O, ito. Sino to? Si Gudon yun nandun, nakasama. Yan. BBM! Mukha mo! BBM! Nakakilin sa kanina eh! Oo! Sabi ko sana kulay pink, pati mukha mo naging kulay pink eh! Di ba kulay pink naman yung mukha ng bakla? Nasabi ko sana eh! Kaso nag... Oo! So, tapos biglang nagpalit ng ano eh, nag-BBM eh! Mga... mukha puwet! Sabi ko sana yung mukha mo kulay pink na sa sobrang... Ay. Maraming po salamat mga kabayan. Nakantabay na tayo, Oscar Christy Manuel. Magandang araw po, Girly Gansagan. Magandang araw po, Ma'am Lorelai Designer, Tita Lori. Magandang araw po. At yan, marami ang bodyguard ni BBM Bantay. Opo, naka-alert po mga kabayan. Kahit nga dito sa labas, naka-alert yung mga bantay, yung mga civilian security, naka-alert po. So dahil sa pagsama natin, mukhang nakabisado ko na sila. Pero may mga bago. May mga bago naman, mga kabayan. Ay, so, na tayo. May mga bago naman, mga kabayan. So, yun yung inantabayan natin dahil naka-alert na yung mga security, sabi nila. Hindi na magtatagal is darating na po si Apo BBM, no? At ang siyempre ang unit team, yung ibang unit team naman naglalakad na bumabiyahe na papunta sa Binyo, so kakaraan lang mga kabayan. Ayan, Reds Haley, maraming salamat, Ma'am Merle Simbolan. Ayan, Ping Estrada. Ayan, Gary Tapang. At ayan, maraming salamat tuloy pa sa Tarlac. Kala ko na-cancel diyan dahil hindi daw pinayagan. So tuloy po mga kabayan, ha? Tuloy dito sa Tarlac. So nag-antabay na nga po sila. So ito lamang sila, yung mga nandito is mga magsasaka po ito sa Sindaluisita, mga kabayan. Yan, magandang araw, BBM. So tuloy po at inaantay na lang po mga kabayan si Apo Bongbong Marcos na bumaba. Andito na rin yung mga security niya. Actually, nakapaligid na sa labas, no? At inantay na lang na dumating kasi yung mga nagdatingan is mga senators, no? Rose Damoso, maraming salamat. At Pipi Toto, mamaya may Pink Army na naman nakita ko sa social media na parang inaabangan din nila si Bibi. Maraming salamat po, Frida Manglingkop. Yan,
maglingkop, maglingkot, ayan, magandang araw po. Ilin Ilagan, Vicky Ontilia, magandang araw. No, sabi ng mga Pinkalawan din, welcome. Ang mga Pinkalawan, welcome sa Unit Team. Vicky Ontilia, maraming salamat. No, at wow, maraming po salamat sa visiting, Ma'am Daryl, Darlene. Lilisky, thank you so much po sa pakulay. No, maraming salamat. At nakaantabay pa tayo kasama yung mga magsasaka ng Asin La Luisita, mga kabayan. So, sobrang init. Pero, grabe. No, alam nyo, kahit sobrang init, masaya tayo na ipakita ang suporta. No, so, mamaya, no, ang dami nila doon sa gilid, mga kabayan. So, yung iba naman ay papunta sa binyo. Ayan si Sir. Sir, magandara po, bibim. Yun. Talagang solid na sumusuporta sa Unity. Maraming po salamat again kay Ma'am Darlene, Levisky, thank you so much po sa ano, napalaking tulong po yan sa amin. Ano, thank you so much at ingat po kayo parati. Yan, so pati yung riders. Yan, Bibim! Yan yung mga taga-bus, you know. Pati yung mga nasa bus mga kabayan, nag-Bibim din, no, di ba? Talagang, ito na talaga yung tunay no, ng pagkakaisa ng maraming Pilipino. No, at ito na yung tunay na pagkakaisa ng sambayanan. No. Wow, so may namigay ng sip ay maganda pa naman sana yung Christmas BBM. Maganda pa naman sana yun. So meron ako dun eh, kaso nasa bahay. So ano naman, galing sa Isulan, Sultan Kudarat nung nandun tayo mga kabayan. Maraming salamat po mga kabayan. Thank you po. Ayan, from Tita Yuri, thank you so much po sa mga kabayan din na nag-share ng teasing. Shoutout po sa family, BPM Intay Sara, sunit tayo. Ayan, maraming salamat. Sir, dito nasa 900. Kaya sa 900 dito, 86 na. 86 sa kabila. Inanggal ko kasi sa isang lagayan eh. Ay, salamat po. Can you show me your t-shirt? T-shirt. Can you show ano po yung suit ko po ngayon ay sa BBM jacket mga kabayan sa part of basic feature. No, at again, parehas kami ng kulay ng mga kapulisan. So maraming salamat sa mga kapulisan. No, na nag-aalik ng ulong dito. Ayun niya. Ayun, may kailini nga dito. Ayun, oh. Kaso nagpapakyo naman. Nagdi-dirty, dirty finger naman kasi. Nakakahiya naman kayo. Ayun, oh. So, palaban yung mga ano. So, puno, yung isang L-trip puno ng mga ano. Pink. So, kaso nagdi-dirty finger eh. Namamakyo eh. Hindi yung ano eh. Dirty lead. Instead na happy moments na lang sana, no? Yan, maging masaya. At ipaglaban kung sino yung dapat. Yan, so, siyempre, si Sir, oh. Boss, baby! Yan, so wala akong mistake. Ako nga, nung umabot nga ako ng anong nakaraan, linggo na nasa Sultan Kudarat tayo, Jinsan. Yan, so wala tayong sticker, pero okay lang. Masaya naman tayo na sumusuporta sa Unity, mga kabayan. Sobrang init na. Natawa ako sa dumaan, nag-dirty finger yung ano. Olivia, maraming salamat. Darlene, Ibaski, ingat kayo dyan sa Marawi daw. Pinkalawan, may balak na naman yan. Ayan. Totoo po talaga yan. Huli at kong kawawa naman si Chris. Akala niya, lahat ng mga Asin La Luisita nakasuporta kay Lindley. So, sorry po. Ayan. Nagkamali po kayo. BBM po ang
taga Barrio Asinta Luisita, election day, B9. Huwag natin patulan ang pinkalawan dahil ayaw yan yung BBM. BBM ba? Nice, sorry ka na. Ma'am Girl Pasino, marami po salamat, Ma'am Girl Pasino. At ingat po kayo, Ma'am Girl Pasino. Love you so much. At Perky Diway, yan. Amanda Basit, Robert, marami na bang tao diyan? So, hindi naman ganun karami, pero kasi nga hindi naman to yung venue, mga kabayan. So, ito ay nag-aabang. Yung mga nandito ay mga manggagawa ng Hacienda Luisita. No, sila yung maglalakad patungo sa binyo. Yan. So, kung makikita natin, no? Pakita ko lang hanggang doon, mga kabayan. So, siguro mga nasa, mga kabayan, mga nasa 2,000. Sila yung maglalakad papunta doon sa pinaka-binyo. No, kasi nga yung iba nasa looban, no, hanggang doon sa footbridge, no, So nakatabay pa tayo, so sabi nga dito, no, aabot sa 2,000 yung maglalakad, magmamarching, no, yung mga manggagawa. Yan, magandang araw po, Ma'am BBM! Solid! Yan, so sila yung magmamarcha sa pinaka-binyo. Maraming salamat! Robert, mag-iingat kayo dyan na protektahan niyo si Nabilim Sara. Ay, salamat po, Ma'am Girl, pati Ma'am G. Magarae, si Anapol Marie. So, bibin tayo, brand new. Yan, maraming po salamat. Ingat kayo dyan. Maraming salamat iba ko, Robby Daluhay. Maraming salamat. Nakaantabay pa tayo, mga kabayan, kasi nga yung mga lumalabas is Robert Adventure Vlog po. Robert Adventure Vlog. Sa YouTube po, nakalive tayo sa Facebook. Pero sa YouTube tayo na... Si Jobs, opo, kaibigan namin yun. Magkasama rin kami nung nakaraan. Maraming salamat. Nasa Bataan kami, magkasama kayo ng Bataan eh. Nakarang I think nasa Mindanao pa siya ngayon eh. Mama Alicia. Mama Alicia, katim namin yun sa Team Goldfish. Nasa na si Mima, umuwi na ng summer. Si Mima. Umuwi na ng summer ng nakarang linggo. Narating ba si Sarah Romer? So, Ma'am Minda Samson, yun naman yung hindi ko pa alam, pero kasi naka-declare lang doon BBM and Sara Unity, no? So hindi ko pa lang alam kasi nga alam niyo naman na pwede pang magbago yung mga schedule. So yun yung inantabayan natin, pero ang sure dito na nakita ko, andito na yung mga security ni Apo Bongbong Marcos, mga kabayan. So naghahanda na rin sila sa paglapag ni Apo Bongbong Marcos dito sa Camp General Sevillano E. Aquino Marchers, mga kabayan, para makita rin natin, no, kung gaano kasuportado ng Unity Team at kung gaano kasuportado rin ng mga kababayan natin dito sa Tarlac si Apo Bongbong Marcos, dahil nga alam nyo naman, no? Maraming salamat, Andy Conception. Maraming tao doon sa Binyo. Ando na sila doon. Kings, GDBO po, no? Kami naman po, Ma'am Andy Conception, kasabay kami kay, kay BBM. So, sabi kasi magkakaroon ng Zed Caravan. Hoy, Atchong, naka-encounter ako ng pinkalawan na bastos ugali. Lalo na ibang kabataan, iba pananaw nila. Yan. Kaya, nalungkot ako. Bakit dami nilaso ng mga dilawan? Mabago ang libro. So, totoo yan, sana, no? Isa tayo, sana, isa sa gagawin ng mga upo, baguhin, no? Itama ang tamang kasaysayan, no? Ibalik, no, kung ano yung totoo at tunay na nangyari noon. Hindi yung
doktor-doktor. So, dapat ibalik lang. Kasi kawawa naman yung mga kabataan. Ma'am Queen Belia, maraming salamat. Good morning sa mga taga-Tarlac. My hometown. Wow. Ate Biblin at Edita Davao, yan Robert Mukhangtul. Tuloy-tuloy kang nagsasalita. Break silence ka muna para may energy mamaya. Maraming salamat po. Okay lang po. Edita Davao. So, nagkakasakit ako pag hindi ako nakakapagsalita. Maraming salamat. Yan, Gia Guiam, maraming salamat. Ingat po kayo dyan sa Palm Spring. San ba yun? USE. Maraming salamat. Yan, at yes, Unity BBM watching from Oklahoma, USA. Shout out, Raul, James, Carlo, and Lizelle, thank you, over, God bless you. Maraming salamat po, Ma'am Queen Belia. So, nakantabay tayo. Sa ibang bansa, may mga heavy equipment na pandigma. Ito naman ang pandigma ng Pilipinas. Ano ba yung canyon? So, hindi poste po yun, mga kabayan. Hindi po yun, mga pandigma. Ayan, poste po, pandigma sa mga kalsada. So, naalala ko tuloy yung comedy. Maraming po salamat, mga kabayan. Red Scorpion, maraming po salamat. Breakfast muna kayo, Robert. Sinubaybayan ko ang vlog mo. Maraming po salamat. Ever since, Red Scorpion, thank you so much. Yan, Mark Martinez, ganyan talaga pag alam nila na talunan na sila, pikon na sila. Kaya BBM Sara, alam kasi nila na panalo na. Unity man BBM Sara. So, natawa nga ako. Alam nyo yung nagsasalita si Sandro nung nasa Ilocos. Mga kabayan, sa Lawag, nung nandun tayo sa proclamation, alam mo, pinagpipiestahan ngayon ng kabilang kampo, especially Pingkalawan. No, yung tumawa si Ping, sinabi kasi nila na hindi daw marunong magsalita si Sandro. Dahil at habang nagtatalumpati, tumawa. So, hindi kasi nila alam kung ano, bakit siya tumawa. So, tumawa si Sandro doon dahil nakita niya yung mga nakasulat sa board. No, doon siya na nagalak, no, nahinto siya. Parang si Apo BBM din, 'di ba? Nahihinto rin sa pagsasalita dahil sa kagalakan na sinisigaw ng mga tao o ano ba 'yung nakikita nila sa kapaligiran. So, which is masaya naman. So, ang ginagawa kasi nila, nilalagay nila doon na Sandro, no. Ganyan ba talaga magsalita si Sandro at napaka-bobo. So, nasabi nila doon na hindi marunong daw magsalita si Sandro, mga kabayan. So, pangit naman yung ganun. Dapat ipakita nila ng buo, hindi yung clip. Kasi nga, clip lang yung pinapakita nila, mga kababayan. Yan, Bernardo Spiris, magandang araw. Dia, Melchor Santiago, Yasel Itnabald, yan, Ranilo Gumapos, yan, Daljin Rising. Ang dami ng tao sa venue. Yes, opo. No, at marami kasing dumaan dito kanina pa. Pero kami naman, no, ako gusto kong samahan si BBM papunta doon, mga kababayan. Tama, at hinarang nila ang rally dyan. Ayaw nilang matuloy. Nagpetisyon dyan ang mga huwag mag-rally ang unit team. Darlene Libaski, Sir Rover Adventure Vlog, nasabihin nyo po sila. Yes, opo, no. Kami naman, dito lang muna kami, mga kabayan. Sasamahan ko po si Apo BBM at kung sino pa, dahil magkakaroon ng slide caravan daw po, mga kabayan. So, sasama tayo doon. Maripi Manguba. Yan. Manguba, magandang araw po. Ingat po kayo dyan sa Canada. Alberta. Yan. James Leon Lorina, Sir Robert, hanga rin daw ng Pingkalawan si BBM dyan sa Tarlac. Meron pa kaya? Mag-asa pa kaya sila, mga kabayan? No? So sana, magmahalan tayo, mga kabayan. Respetuhin natin kung sino ang napili ng taong bayan at ibigay ang nararapat na pagtanggap. No? Tanggapin natin kung tayo ay natalo sa bilang sa supporters, no, at napaganda yon, mga kabayan. Tanggapin natin ng bukal sa loob, dahil sasama lang
ang loob natin pag hindi natin tinanggap ang katotohanan. No? Magkaisa tayo, mga kabayan. Magkakaisa tayo para sa kinabukasan ng bayan. Huwag puro makasarili. Huwag natin sarilihin ang mga ano. Nagkakaraban yung jeep. Yun nga yung nakapost natin sa Facebook. Pinag-uusapan ngayon dito. Pinag-uusapan daw yung ano, na may manggugulo daw na kabila sa rally. Ayan, bahayan muna yung mga nagra-rally ko ngayon. Oo. Yan, so maraming salamat sa kapulisan, mga kabayan. Hindi kasi, ito kasi may permit, mga kabayan. No, exclusive sa araw ng Unity Team, no. Andito kasi yung ano, bayan muna, kaya nag-react yung mga kababayan natin na manggagawa, no, ng Hacienda Luisita. So pinaano na rin, pina-report na rin, no, ng kapulisan. Bayan muna, so bawal kasi yun, mga kabayan. Manggugulo lang, ano. So, nireport na ng kapulisan sa headquarters at pinahold na yung jeep, no. Baka manggulo lang, mga kabayan, kasi may mga tao sa loob, no. So, delikado. Kabalin di ba restaurant? Ayan, Alino Guzman watching from Texas. Yan, hayaan niya ang kakapwit, wala kasi silang magawa dahil alam nila ang Lilotar. So ang ano naman, bilang security purposes, mga kabayan, hindi natin alam, no, kasi nga lalo na sa mga kapulisan, sila yung in charge, no, sa mga ganung bagay. Sa tanay nga, no, bawal yung mga ganun. Pag tumatawid, hinuhold, no, may mga flag, bawal, no. Bawal kasi, mga kabayan, ang pagtitipon na walang permit. 'Di ba? Dati pa naman 'yan, ano? Dati pa naman bawal talaga, mga kabayan. At ito naman ay moment ko ng Unity Team, no. Hindi natin alam kung ano yung mga dala nila na manganib, no, si Apo BBM at ang ibang tao na nasa paligid na sumusuporta. So hindi natin alam na may mga ganong gawain, no? Hindi natin ano. Saan banda yung taas ng tulay dito, sir? Saan ba yung taas ng tulay? Malayo pa, mga 7 kilometer pa. Yan, ano. Opo, sa taas po sila ng tulay daw magbugulo. Pinupos na nila kagabi yun, Ma'am GM Kilian. So pinag-uusapan nila sa GC, saka sa, ano, sa comment section. Na naging konti lang, no. Oo, konti lang. Nangiimbita daw, nangiimbita daw ka ng kagabi. Oh, ganyan daw iimbita sila dito. Oo. So papunta siguro yun sa tulay. May tulay pa ba doon, tip? Oo, mga ano pa, mga 7 kilometer. Ah, okay. Mula dito. Ano, malapit na yan sa... Malapit sa ano yun? Sa venue. Sa venue. Oh, malapit sa venue. Maglalakad ka lang dun. So malapit lang pala yung mga kabayan. Delikado nga, no? Hindi na kasi natin alam kung ano yung mga dala nila, no? Kung safety ba yung mga kabayan natin na maglakad, pumunta doon sa venue, no? Hindi natin alam. Pero bahala na, no? Yung mga kapulisan is a very alertness, mga kabayan, dito sa lugar. Nakita nyo, isang jeep lang, no, napansin kaagad nila. So actually, lahat ng dumadaan is pinapansin nila, mga kabayan. So naka-observe sila sa maaring mangyari, no. So hindi lamang sila, mga kabayan, mga sundalo na nasa paligid, yung mga intel, no, nakalatag na rin para maging safety yung mga kababayan natin. So yun nga lang, bawal manggulo. Isang party list lang dapat iboto. Sana nga po, no, ipalit na yung sabing one party list. Isa na lang ang party list, no, yung papakinabangan. No, ako wala kasi akong idea sa mga party list, mga kabayan.
sabi kasi nila nung una, kaunti lang o isa lang ang party list nung una. So, dumami ng dumami. So, sana, no, mahanapan ng solusyon dahil pati party list pinag-aawayan na. So, at sweet ang MOBA vlog kung guro ang nagbabanta sa mga anak ninyo, pwede niyong ireklamo. Mercy Vita ugali. Yung iba naman natatakot baka bumagsak. Ayaw mo. Lugwa naman yung mukha. Abugan. Abugan. Basahin mo lang. Ayun o. So, nakantabay pa rin tayo mga kabayan. Pagdating, ano, ni Apo BBM. So, konti lang nakakalam. Pero yung mga nandito, ay sila po ay mga nanggaling sa Hacienda Luisita sa Luban, mga kabayan. Taga dyan si Marcolita at Gibo, kaya vote nyo sila. Yan, Cecilia Damaso. Ingatan nyo si BBM, kaya may manggugulo, eh, manakit. So, yung tulay pala na binabanggit doon sa GC, sa FB, ano pala yun, doon pala malapit sa, ano, sa Binyo. So, anyway, na-timbre na rin sa mga kapulisan para, ano, mabigyan babala, ano, sa posibleng mga mangyari. Kasi nga, hindi natin alam, mga kabayan. Sana wag naman, no. Susan Basila, yan, magandang araw. Sterlina Limos Goderover at sa mga viewers mo dyan. Yan, noon panahon ni Apo Marcos ay dalawa lang ang party, National Party, Liberal Party lang, maayos noon panahon na yan. So maganda sana kung posible naman na may balik yung mga dati, no. Magandang araw po, ma'am. Yan, so BBM, no? Ganda ng ngiti niyo. Maraming salamat. Tayo sa lahat, iba ko, yan, huwag iboto ang mga party list na Pangulo sa Bayan. Panggulo. Yan, Panggulo sa Bayan. Ilocano do yan. With Agasa Party List. Maaasahan ninyo, paglalaban ng may Pag-asa Party List ang interes ng bawat Pilipino. Gringo Manasan. Yan, Carmelita Tugagaw. Yan, good goodness po all vloggers. Sana sa lahat mga kabayan. So kami naman ay nakantabay dito. Ang tano ba? Si Kuya Marjun. Nawala si Kuya Marjun. Yan, at support natin yung kanyang YouTube channel mga kabayan. Thank you so much. Walang sawang pagod at sumubaybay sa lahat ng karaban ni BBM Sar. Thank you so much. So, sa lahat po ang Carmelita Tugagao. Yan, ingat po kayo. Lorelay Abanti, Sambayanan. Party list number 175. Yes. No, at yun yung hawak, dala-dala nila mga kabayan. Yung, ano, 175 party list. Grabe, alam nyo, kahit na sobrang init, ang dami pa rin. Simula doon sa may footbridge, mga kabayan, yung mga tao na nandito, no, nag-aabang kay Apo BBM. Maganda araw po. Naman yun, ah. Maraming siya napagawa. Sir, ano po yung natatandaan yung mga nagawa po niyo? MDEC. Yung mga hospital sa Maynila. Yung mga heart center. Mula po yung napalitan po siya, ano po yung mga naalala yung mga nagawa ng mga sumunod? Nung mapalitan siya, di
Meron pa ba? Siyempre, wala na. Wala na sa pwesto eh. Sir, sir, totoo po ba na umunlad ang bansa natin nung nawala yung mga Marcos? Nung nawala yung? Na, yung nawala yung Marcos time. Marcos time? Oo, within tatlong dekada po. Ah. Umunlad ba, umunlad ba ang bansa natin? Sa tingin nyo po, alam ko pinagdaan. Hindi masyadong ano. Kay Duterte na lang nag-uumpisa ang pag-unlad. Pag-unlad doon eh. Eh noon eh. Eh, talagang gano'n siguro. Walang... Pero satisfied naman po kayo kay President Duterte? Ay, talaga. Yan, so... 100% kung pwede nga, i-extend ko siya. Yan. Eh, sa bagay, nandiyan naman si Bongo. Kami niya. Tay, bilang isang magulang, agree po ba kayo na ipagpatuloy yung war on drugs? Kasi napakahalaga nun, di ba? Oo, napakaganda nun. Kaya may talagang ganun, may nagbubuwis ng buhay. Yung mga nagbubuwis naman ng buhay, yung mga nagmamanabak naman eh, di ba? Oo, kung kinakailangan naman, kailangan gawin, di ba? Kaysa naman yung mga inosinting mga kabataan na... Si Duterte na si Digong, presidente, tama yung para sa akin, tama yung ginagawa niya. Eh kung hindi, sabi nga niya, nakapanood pa ako ng isang review kanya. Kung di saan na upo, di malala na yan. Ngayon tayo, bilang sa magulang, uupo si future Vice President Inday Sara. Agree ka ba na babalik ang mandatory ng ROTC? Okay sa akin kasi kung ako eh. Ex-militar ako. Militar ako. Opo. Panahon ni Marcos nung aking ma-enlist ni... Na-enlist? Si is po sir, si is. Ano ba si is? PA. PA. Yan. So PA. Army. At kumusta naman sir yung serbisyo nyo? Sabi ng mga Aquino na nung time ng dahil nandun ka nung panahon ng Marcos time, sabi nila marami daw tinulture at maraming namatay nasaktan. Dahil sa serbisyo ng mga nasa gobyerno. Anong ibig ko sabihin? Maraming namatay na sundalo? Mga civilian daw po at maraming tinulture sabi ng mga Aquino. Eh yung panahon ng martial law? Martial law, yes. Kasi... Alam mo, ewan ko kung saan nangyari yun. Dito ako dati lakasan eh, kapakino. Wala naman dito eh, sa Hacienda Lucita, ewan ko. Kaya nga, sa totoo lang, marami rin namatay na sundalo noong panahon ni Presidente Marcos. Kasi, nagana pa NP eh, maski kabi-kabi na eh. Norte at South, napakarami ang namatay na sundalo. Pero yung mga tinorture, hindi ako masyadong ba. Hindi ko nakakita yun. Yes, tama. Alam ka naman, magbigay ako ng kanto. Ay, salamat sir. Thank you so much po. Yeah, salamat rin. Ay. Pakala niyo sir. Salamat. Yeah. Salamat, Chief. So, opo. Sa aking mga kabayan, ang tabay na. Shout out kay, Shout out kay Lugaw! Dito. So, nag-antabi pa lang kayo mga kabayan hanggang ngayon, hindi pa dumarating yung helicopter. So, anyway, pagdating na helicopter, diritsada naman yan, diritsada naman yan dito mga kabayan. Nung pagwas na dumating, kapag nagbasa ka dito, ganyan no? Pero, ganyan. Ha? Pag, ano, pag ganyan no? Ayan si Mami Saturis, Gonzales, Amania, at watching from, Brisbane, Australia, Unity, ano? Kapas to Tarlac City down to Paligi. Opo, yan po, pupunta din yung Paligi, mga kabayan. Anticonception, yan. Yan, maraming salamat. Ito po, Anticonception. Sir, isang tanong ko lang, sir. Hindi ko natanong sa'yo, sir. Ano masabi mo na maraming sumusuporta sa Unity team? Kahit saan magpunta. Marami na namulat sa katotohanan. Yun lang din. Parang nililig din. Nakakot talaga. Maraming salamat po. Sa YouTube, sir.
Nakalain po tayo, sir, sa YouTube. Oo. Yan, so nasa 1,000 na nanonood sa atin ngayon. Yung replay niya, panonood ko. Hahanapin ka daw po nila. Nino? Ilang mga supporters. Magpapasalamat. Yan. So, bakit kaya? Mga, solid BBM po tayo. Huwag po tayong gumaliwa. Dahil so, wala pong mapapala. So ano masabi mo doon, sir, sa mga kumaliwa na yung mga kabataan na... Magsisisi kayo! Magsisisi kayo! Kaya BBM tayo, solid lang. So hindi ba kayo dito bayad? O ay, ano? Hindi, hindi kayo bayad. Matagal lang dito. May pagkuha pa kami ng sarili ngayon. Nakita mo nga, ikaw lang nga yata may mga ganyan eh. Okay, hindi ko to. Sariling gawa. Yung mga walang ano, hinihilang sa mga kamerito. Yan, so meron din naman mga ano, binibigay galing sa HQ na dinistribute. Pero yun ay walang bayad, ano? Yun naman din ay galing sa mga supporters na nagbigay ng mga empty t-shirt, no? Nagkaroon ng imprinta, so binigay ulit sa mga kababayan. So, grabe, ang daming sumusuporta sa MVN. Noto, mahilig mag-boss binta, utang, sugal. So, yun, mga daara po, nakakalungkot lang sa Maynila, no? Dahil ang Divisoria Mall ay nabinta na pala. Mga daara po! So, ako gabi. Maraming po salamat, Andy Noto Pingkalawan, no, Imelda Marcos de la Cruz, Ma'am Garpacino, Jing, Kualian, lalo ngayong marami na ang namulat sa katotohanan, kaya mas lalong dumami ang Marcos supporters dito sa Tarlac. Yeah. So, maraming po salamat, Ma'am Ma'am Jing, Kawilan, saan kaya ka dito nang mapuntahan ka namin? Alright, salamat po. Ma'am Esterlita Limos, Robert, anong FB mo is in something maliit na halaga? Wow. Maraming po salamat, Ma'am Esterlita Limos. Ano po, search nyo lamang Robert Adventure Vlog. Ano? So, sa Facebook page, sa lahat po lang gusto magtanong kung ano, kumusta na ba yung event. Kung ano ba yung mga schedule, kung meron tayo, kung meron tayo na lang half. So, nagpo-post po ako sa Facebook page, mga kabayan, at pwede rin kayo mag-visit doon. Isa siya lamang, Rover Adventure Vlog, no? At naka-live din po tayo sa Facebook sa ngayon. So, tinuturoan ko si Kuya Marjun mag-vlog, no? So, sa isang cellphone. So, naka-live ang Facebook natin, ang nag-operate si Kuya Marjun. So, nagpa-practice pa lang po siya, mga kabayan. So, nag-cooperate sa inyo dyan sa Facebook, si Kuya Marjun. Kuya Marjun. Yan, so support natin yung kaya YouTube channel, kaso wala pa siyang YouTube at cellphone ngayon, kaya manonood lang muna, nag-cooperate muna siya sa ating live. No? At pasensya na kayo at sana more comments po kayo sa Facebook para matuto po siya. No, kagaya sa akin, natuto po ako sa comment section na mga kababayan natin. Actually, natuto ako sa... No, sa comment section, no, hindi man kami na wala man kami diploma, pero natuto naman ako sa comment section, kaya thank you so much sa inyo. Para na rin ako nag-aral na naging bahagi kayo ng buhay natin, ano, masaya po ako na naging bahagi kayo ng YouTube channel, no. Ang YouTube channel ay bahagi ng aking buhay, no, kaya naging bahagi rin kayo ng aking buhay. Maraming po salamat, mga kaibigan, mga kababayan, sa inyong lahat. No? Maraming salamat sa pagsuporta sa Unity. No, lalo na ngayon, no? Magkakaroon tayo ng ano, next generation ang tawag siguro doon. No, kaya dapat lang na ipaglaban natin ang kinabukasan. No, maraming salamat. Yan, so, dapat ipaglaban natin ang kinabukasan. No, huwag tayong matakot. No, dahil ngayon, may batas na. No, wag lang tayong ano, sobra-sobra, no? Ipakita lang natin na suporta at tanggapin natin mga impormasyon na dapat natin matanggap, dahil isa yun sa magpapatatag sa sarili natin, ano, kung ano yung mga impormasyon. Dahil nga dati ako po ay wala akong pakialam sa eleksyon, no? Very neutral ako. Pero nung time na nag-Cali Sorbi ako, mga kabayan, doon ko nalaman. Doon ko naintindihan kung bakit Marcos. No, kung bakit ano. Pero talagang sumusuporta naman ako dati pa sa Duterte dahil ako ay tubong Mindanao. Pero nung time ng Cali Sorbi,
very neutral ako, pero ng kalaunan, kinain ko yung pagiging neutral dahil naging solid supporters po ako ng Uniteam dahil sa napakalinaw na plataforma na nilalatag nila. No, ang pagkakaisa ay isang susi, no, sa tungo sa pag-unlad, dahil nga kung wala namang pagkakaisa, tama naman, paano nga naman unlad ang bansa natin kung walang pagkakaisa. Kaya ang susi ng pag-unlad, no, at katahimikan para sa bansang Pilipinas ay ang pagkakaisa, mga kabayan. Sabi nga nila, pag once na sila manalo ang Uniteam, tatanggalin nila yung mga boundary colors. No, ano ba yung mga boundary colors? Yung mga kulay pula, green, no? Tatanggalin, pink, blue, at kung ano-ano pa, mga kabayan. Ang gusto nila ay mangibabaw ang isang kulay, no? Isang kulay ng Pilipinong matapang at mapagmahal sa kapwa. So gusto nilang ibalik yun, mga kababayan. Kaya maraming salamat, Los Barrientos. Yo, at maraming po salamat, Ate Tayuli, Serena Limos, personally, P. Rover Otib. Ah, yes, opo, no, yung personal Facebook ko po yung Romel Otib. Baby! Ay, salamat. Okay, mga kababayan, no, ang daming-dami na nang nakaabang doon. So, marami na silang nakaabang dito. At, maraming salamat, Alice Banyo Jamisil. Maraming salamat. Baby, Sara, solid kami dito sa Batangas City, Kinse po, always vlog. Maraming salamat. Jis Aligo, masaya na mga tao sa Binyo. Wow. So, don't forget to Marcolita, guys. Number 43. Maraming, maraming salamat. So kami naman, nag-aabang kami kay BBA, mga kabayan. Ayan. So, tuloy-tuloy. Kasi pag ano na ni BBA, so yung mga tao dito is maglalakad na. No? So may ilang minuto na lang, mga kabayan. Ano? Maraming salamat, Rinalda. No, don't forget to Marcolita ng Big Mac. Boss pa, shout out, watching from California. God bless po. Maraming salamat, Sir Big Mac. Ingat po kayo parati. Hello, Sir Robert. Good morning. Hello, man. Bagong gupit at last. Safe out si Narciso. Maraming salamat po, Narciso Canway. Yan. Thank you so much. Pero yung mga kapulisan, mga kabayan doon sa unahan, sa may kanto, patuloy. Yan. Bibim! So, patuloy na, ano, nagbo-monitor sa daanan yung mga dumaraan, no, minumunin nila kasi nga baka may manggulo sa events, no. So yun nga, isa sa ano, maraming salamat sa mga nag-comment sa ano, sa Facebook, no, na magkakaroon ng pagtitipon yung kabilang side sa may tulay. So natimbre na rin natin dahil papunta rin talaga doon, no. Kaya maraming po salamat sa mga kabayan natin na naka-alert din, no? At kinomment din dito sa social media, Facebook, no? Madala talaga dito. Ma'am Roaro Salina, Iskira, at Bibim Sara Unity, si Lord ang gumabay sa kanila paghati. Yan, Riet Lorani, ayan, Kendra Shin. Ayan, maraming salamat po, Kendra Shin, mga kabayan. OFW Golf, ayan, maraming salamat. Dami ng tao sa Binyo, wala pa kumis. Ako, di pala totoo, Tarlac is big kasi marami mga Unity, man. So, opo. So kami naman, inantabay namin. Ayun na, lalabas na yata yung ano. Maraming salamat, Ma'am Girl Pasino, Andy Concepcion. Maganda ang kanilang programa. Ayan. Marami pong matanda dito sa Tarlac ang magpapatunay na kawalang hiya ng dilawan. So napakaganda po talaga ng programa nila, mga kabayan. Lalo na yung internet, no, sa mga kabataan, sa mga ano, dahil iba nang ano ngayon, ano mo, karamihan nagtatrabaho sa internet, no. Papalaguin nila, papalakasin ang internet. Pangalawa, sumunod naman yung kuryente na pinaglalaban nila.
saka yung Zero Gutom no, na pinaglalaban din. Grabe, madami silang binaba, nilatag, no? Magandang araw po, Mambingang. Hello, Gapito, Don Robert Mayong Buntag. Ingat ka palagi. God bless. Kaya sa lahat po, Mambingang. God bless din po. Ingat din po kayo. No, Alex, Binuha Mercel, Bibim Sara, solid kami dito sa Batangas City Vlogger. Anticonception, correct, Robert. Very important na makialam tayo sa ating politika. Yan. So, Alejandro Rosales, maraming salamat, sir. No, at ingat po kayo dyan sa Laguna na Robert, maraming tao na sa video. Yeah, so tama po, no, mahalaga na tayo ay makialam, no, supporting from Singapore Beauty Queen. So mahalaga na tayo ay makialam sa halalan dahil ang halalan na to ay bahagi ito ng kinabukasan, no? Bahagi tayo, no, maliit o kahit isa lang tayo, pero pag pinagsama-sama ay napakarami natin, kaya napakahalaga, no, ng pagkakaisa. Dahil dapat makialam tayo, dahil ang pinag-uusapan sa eleksyon ay kinabukasan at magagawa sa bansa natin, no? Para maibsan, no, ang paghihirap ng maraming Pilipino, no, kailangan ng solusyon, mga kabayan. Kasi nga, kung ang solusyon para atin na susundin sa ginagawa nila ay paulit-ulit at walang maayos na solusyon, wala rin mangyayari. So kailangan na magandang solusyon para sa bansa natin. Yun yung inaasahan ng maraming Pilipino. Kaya yung mga kababayan natin na uhaw at gutom sa tunay na pagbabago, mga kababayan. Kaya nakakamiss, no, yung sinasabi ng mga matanda. Nakakamiss yung panahon ng Marcos time. Saka, boss! Basta BBM sana tayo, boss. Pag si Pacquiao daw mag-presidente, magiging vaccinor daw lahat. Kaya maraming salamat, ano? At Elmer, no, EMI, hindi lahat ng kabataan na auto ng mga anak ay gaya pumunta sa Alex Villasara. Lumalaw na mga kaliwa laban sa mga kapwa Pilipino. Elmer Basol, dami ng tao sa video yan. Shout out po, California, solid BBM. Yan, maraming salamat. At magandang araw po, Ma'am Lorena Desilbram, Ma'am Bingang, Mel Bob, yan, mabuhay ka, BBM Sara Solid. Maraming salamat, kabayan. Charlito Chances All. Sino kaya yan? Ay, hindi pa. Margie, hold this lang. Maraming salamat at ating reception taga dyan si Gibo. Rosmelita Chua, ma'am, magandang araw po, ma'am Rosmelita Chua. Salamat sa pinagtsagaan nyo para ma-cover yung campaign rally ng Unitim. God bless you all. Maraming salamat din po, ma'am Rosmelita Chua. Na hindi ko makalimutan yung ano mo, magnet hanggang ngayon, may natira pa. Di ba? Ganun kami katipid sa ulam. Isang linggo na yon, pero hanggang ngayon may natira pa. Hello. Si attorney, si action man sa Senado, Harry Roque. Mga kabayan. So, andito na rin si Harry Roque. Ayun. Si Harry Roque. Ayun. Nakasakay si Harry Roque sa loob. Isko yung tarpaulin, pero yung tao nagsasign BBM. Di ba, ate, yung itaw? Saan na kayo nakakarating yan? Ha? Nakarang linggo na sa ano kami, Jinsan, North Cotabato, South Cotabato, tsaka ano? Cotabato? Oo. Saka Sultan Godarat, Mindanao. Oo. Narinig gastos niya. Opo. Ano po, hindi man sapat yung kinikita namin kasi may pamilya rin kami. Ano, may mga nagbibigay lang po sa amin. Binok. Hindi sana kami makapunta doon eh, kaso may nagbigay sa amin na, oh sige, punta kayo doon. Ibubuko kayo ng, ano, ng airplane. Di, pumunta na po kami, sayang. Tsaka ano, yan, Ilocos, Nebesia, Paway, Lawag. Yan, napunta namin yan, Abra. Yan, La Union, Jinsan. Ha?
sa ano, paniki. Paniki, mamayang hapon. Oh, panay. Quezon okay, Province. Basta sa Unity Team nga, doon kami naging adventure kasi nga nakakapunta. Nakakapunta ako kahit saan. Sobrang sobrang saya, di ba? Na makita yung tao. Sa lahat ng napuntahan ko na pinakamaraming tao na sumuporta, ang ano, so, Isulan Sultan Kudarat. Oo, grabe. Yung may nag-hagis ng rose sa kanina. Ano naman yun? South Cotabato. O, nandun din ako nun. South Cotabato yun. So, yung kasunod naman, yung ano, Isulan Sultan Kudarat. Grabe ang tao. Grabe, overwhelming talaga. Tsaka yung, alam mo yung, ano, hindi ko alam kung nakapunta ka ba doon, sir, sa Isulan? Sa Isulan nakapunta na po ba kayo? Saan? Isulan Sultan Kudarat. Ay, hindi ako nakarating doon. Yung lugar na yun, sir, grabe, napakaganda. Alam mo yung mga tao doon, nagkakaisa sila, talagang sumuporta talaga sa Marcos and Duterte. Kaya sabi ko nga, siguro aso na lang ang natira sa bahay. Wala. Oo, talagang mamangha ka eh. Talagang ang daming tao. Tapos, namangha ako sa mga gusali. Mas malalaki pa sa Malacanang. Gusali? Yung mga gusali, yung Capitol. Yung Capitol. Mas malaki pa yata sa Malacanang. Grabe. Ah, gano'n? Oo, pati yung... Sultan Kudarat. Oo, grabe. Ano? Sobra-sobrang mansion eh. Grabe, pati yung hospital nila libre. Libre, walang bayad yung magpapa-hospital doon. Tsaka grabe, ang lalaki. Tsaka Capitol. Grabe, nakaka-believe nga yung mga gawa ng Mindanao, no? Kaya sabi ko, ba't sila natatakot pag may words na Mindanao? Dapat kahit saan naman yung mga ano na yan, nagiging capital kasi, di ba? Kung may problema sa maliit lang na baryo, tapos pag sinabing part ng Mindanao, nalista ka agad sa Mindanao yung gulo, 'di ba? So wag natin katakutan ang lugar ng Mindanao dahil napakaganda. Mga kabayan, ako din ay taga Mindanao rin ako. No, Surigao din po ako. Surigao del Norte. Tsaka Siargao, no, napakaganda ng Mindanao para katakutan ng maraming kababayan, ano? Dahil yun daw yung nakikita sa mga ano, media, no? So wag tayong matakot. Yan, so support natin mga kabayan si Marson TV. Yan, so don't forget to like, comment. So kasama natin siya, galing sa Maynila, kami lang dalawang motor. So ang gas ko naman si Kuya Marjon. So sa isang motor si Marson TV na nandito rin, no, kasama natin. So nag-aantay kami kay BBM na bumaba, mga kabayan. Excited na kami na makita, no, kasi pag andyan na si BBM, doon talaga nakikita ang tunay na suporta ng mga kabayan natin. Akala nyo ganyan-ganyan lang biglang mapupuno ang kalsada. So nakakagulat. Mambing Ang, maraming salamat guys. Don't forget to subscribe, ha? Sabi nyo? Ah, dito lang. Ah, tara, dito tayo. Manggugulo tayo. Kumuha ka ng tubig. May naminigay tubig dito. Ako nga, naubos na pala. Magandang araw po. Yan, taga saan kayo mga kabataan? Dito po. Taga dito rin. Sino ba inaabangan nyo si Sandro? Kalam si Andre. Yan, so... masaya ba kayo, mga kabataan, na sumuporta sa Unity Team? Yes naman po. Bakit sumuporta kayo sa Unity Team? Anong meron? Pagkakaisa po. Pagbabago po. Pagbabago. Ayan. At pagkakaisa. Ayan. So, maganda yung ano nasa book mo. Ano ba yan? Design? Ayan. So, akala ko kasi si Sandro. Ayan. So, ano ba yung pangarap nyo, mga kabataan? Yun nga po, namamulat na po sa katotohanan. Kasi ilang taon na po ilumipad na walang nangyayari sa Pilipinas. So, kailangan na natin ibalik yung Marcos. Aba, magaling yung batang po. Bigyan ng jacket yan. Kasi wala akong jacket. So, pero masaya ka naman. Yung nanay mo sumusuporta din naman sa Unity Team, tama ba? Opo. Nandun na po siya ngayon. Ay, nandun na, sabihin nyo. Ikaw na lang dito, inaabangan mo talaga si BBM, ha? Yan, so sila din pala mga kabayan, kasi yung magulang nila, nasabihin nyo na
Pero sila andito pa dahil inaabangan nila si BBM at nagbabaka sakali makita ni Sandro. Joke lang. So, ano masabi nyo bilang mga kabataan sa kabilang bakod? Yung mga kabataan na puro na lang paninira ang nasa isip instead na manahimik or makipagtulungan na lang. Gumising na. Yan, o kaya maghilamos para talagang iwas na tulog, ha? Yan, so gumising na. Yan, so yun yung ano nila. So, nag-aaral po ba kayo? Nagtatrabaho. Oh, nagtatrabaho. Ilang taon na? Ilang taon ba na? Oh, akala ko pa lang, akala ko 16. 22 pala. Parang kay, kasing edad mo to. Akala ko, ano pre, 16. 22 na pala si ma'am. So, tapos ka na nag-aral. Yan, so, kumusta ang pagtatrabaho? Yan, masaya. Yan, so. Yan. Kaya huwag na kayo puro juwa para di kayo mapuyat lalo. Yan. So, ingat kayo. Mag-absent po kayo ngayon? Hindi po. Pakatapos lang po lang pasok sa New Year's. Ah, panggabi kayo. So lahat kayo nakakabuto na. Ha? So mamaya waters pumasok na, po kayo. Oh, kala ko talaga si Santi. Uy, sorry ah. Alam mo pre, kwento ni nanay kanina. Ah. May nagsara talaga ng factory. Factory ba? May factory ba dito? Factory? Kahit saan naman may factory. Sinasara daw nila para yung mga empleyado pumunta dito. Wow. Puno na yung ano, sabihin nyo, puno na daw. Puno na nga daw eh. Puno na yung BBM. Kaya kailangan natin sumabay na tayo kay BBM para makapasok. Maraming salamat mama, ingat po kayo. Nakalive po tayo sa Rover Adventures Vlog. Yan, tsaka Marson TV. Ingat po kayo. Yan, so... Ha? Sabi nga daw ng mga kabay natin na puno na daw ang video. God, nagising na kayo. Thanks God. Praise the Lord. Marami na po. Ito lang logo daw yung mga nasa loob. Ano nga, may panggulo nga. Sinabi na doon sa no sa GC na may manggugulo. Ha? Abalon sa napapapakita. Bakit daw? Kasi daw kay Gaya. Ha? Hoy, may copyright songs. Ang haba nito. Yan, Robert Pace Reveal naman si Hatik. Naka-face mask, please. Ay, tingnan natin niya. Try natin. Ah, yung sa gilid. Ah, okay. Ate, gusto ka daw nila makita. Peace reveal. Maganda ka daw. Yeah, so, magtatanggal ka. So, ayaw niya ate magtanggal. Sabi kasi dito ni, ano, Bugti Antonio, yan. Robert, peace reveal naman si ate. Naka-read. Peace mask, please. Wag, baka hanapin mo siya dito, ma-inlove ka lang. Yan, may asawa ka na ate. May jowa. Yan, so may jowa na. Sir Bugti, nako, wag na. Ano, maghanap ka na lang ng malapit dyan sa giliran. Salamat ate. At akray, salamat po. At ang ganda nila, Dong Rover, lalo na ng naka-headband na blue. Yes, opo. Para lakad tayo. Busy sila sa pagkakabit. So actually mahaba-haba na rin pala tong pila ng mga sakyan mga kabayan no nakantabay sa pagdating no ng Unity Team. So maganda yata. Pre, maganda yata kumain na tayo ah. Maganda yata kumain na tayo. Kumain na tayo ah. Parang hindi ko naman. Magandang araw po diyan. Ayun so. Magandang araw, kumusta po kayo dyan? Mainit? Okay lang! Yan, so excited na po ba kayo makita ang Unity Team? Siyempre! Siyempre! Bakit ang Unity Team, sir? Ayan, so si Siyempre. Mr. Siyempre. Yan, so bakit ang Unity Team ang napili niyong suportahan?
Ayan mo sinano si BBM. Ayan po, sige, dun, wala pagkakla. Ayan. Alin sir, alin po? Para magpagbabago sa Pilipinas. Para sa pagbabago ng Pilipinas. At ikaw, madam, ano ba yung inaasahan nyo sa unity mo sakaling manalo sila? Inaasahan ko na sana bumaba yung bilihin. Wow, sa ganda ng ano ah. Bumaba ang bilihin. Yeah, so, ikaw kaibigan, ano ba yung inaasahan mo sa unity mo sakaling manalo si Bongbong Marcos at Inday Sara? Ayan. So, si nanay, bumaba ang bilihin. Kayo naman, anong inaasahan nyo? Gasolina. So, medyo mahina siya sa Tagalog. Salita, Tagalog ba dito salita? Ah, pangpangan. So, kaya pala, medyo mahina si Kuya sa salita. So, gasolina sa kanya. Kaya ate, tubig kasi naubos na. Yan. So, maraming salamat sa inyo, mga kabayan. At, nakalahad tayo mga kabayan. Naantay natin, wala pa, di pa bumababa. Oh, kumain na muna kayo mamaya. Yan, magandang araw po. Yan, solid oh. Mukhang kayo lang ang mayroong ganyang damit, sir. Sariling gawa. Pinagawa namin, mga member namin dito sa Maligaya. Yan, sa mga taga Maligaya. Ito lang, 450 lang. Nako. Yari kayo, dito kayo nagdi-date. Bawal yan. Dito kayo nagdi-date. Kumusta ang pagmamahalan, sir? Yan. So, masaya ba na habang nagmamahalan kayo at sumusuporta sa unit team? Siyempre naman, solid BBM. Sir, bilang nagmamahalan sa bansang Pilipinas, ano ba yung inaasahan ninyo sa unit team kung sakaling manalo? Kasi may mga anak na kami. Hindi para sa amin ang inaasahan namin. Yeah. Para sa mga anak namin, pagbabago at pagbabalik ng Pilipinas sa masagana. Wow, ang ganda ng mensahe ni sir. Totoo. Kasi yun naman talaga pinaka... Sa mga anak na namin. Oo, kasi sa kami, mga... apat na anak namin. Pag kami naglalaban namin, ay ang pagbabalik ng mga Marcos sa kasaganaan ng Pilipinas. Pagtutuloy ng mga sinimulan ng tatay niya. Sir, ito tanong ko po, satisfied po ba kayo sa kasalukuyang administrasyon? Sama, maraming nagawa si Duterte. Siya, inoto namin yan. Kaso hindi na siya pwedeng maging presidente ulit, kaya si BBM ang magtutuloy ng mga nasimulan. At solid BBM. Sir, bilang isang magulang, agree po ba kayo na magkaroon ulit ng mandatory ROTC para sa mga kabataan? Dapat lang. Para magkaroon disiplina ang mga kabataan ngayon. Sa totoo lang dati, high school pa lang meron mga COCC. Nag-officer din ako ng COCC dati. Kaya disiplinado kami noon mga panahon na yan. Alam namin ang mga dapat gawin bilang isang kabataan. Kaya dapat matuturan din ang mga kabataan yan. At yeah. Hindi sila maliligaw na landas. Tsaka ma-exercise yung katawan yes, nila, no? Dahil nakukulong nalang sa social media, cellphone, o kung ano. Barkada. Maganda pa yung mga dating mga laro ng mga kabataan eh. Yes. Na-exercise. Yung mga laro nila, puro mga ano na, games na ng mga gadget. Salog lang. Yes, salog ng bahay. Samantala dati, malulusog, no? Malulusog ang mga bata noon. Oo. Naabutan ko pa yung tumbang priso, kalabaw-kalabaw, yung mga kung ano-ano, bati kubre. Oo. Ayun, ala na. Sir, anong masabi nyo bilang sa nagmamahalan? Anong masabi nyo na maraming nagmamahal na kagaya ninyo na nagmamahal sa unit team Bongbong Marcos Sara? Sineshare namin ang pagmamahal namin kay BBM. Hindi lang kami nagmamahalan, mahal din namin si BBM at Sara. Wow, ang sweet! Sana all! Pinikilig ako! Pero yun yan, iniwan namin mga anak namin para kay BBM. Yan ang pinag apat ang anak namin. Para lang masuportahan namin. Nagre-reklamo na kayo biyan ang kuna sa kanya lahat yung mga bata. Lagot kayo. Yari kayo. Hindi kayo nagluto para sa kanila. Yes sir, maraming salamat sir. Last name sir, last name. Pangalan. Jason Galang. Yeah, maraming salamat kay Sir Jason Galang at sa special sa buwan niya kay ma'am. No, nakalive po tayo sir. Ay, marami rin nanood sa atin. Ayan, so maraming salamat. At more than nasa 1,000. Ingat po kayo. Kasama kay Marson. Ayan, magandang araw. So, Gibo Chodoro. Ayan, so Inday Sara Duterte. Pre, bantayan nyo pre, baka biglang... Ay, ayan na pre! Ayan na si BBM, ayan na helicopter. Ayan na ba yan? Oo. Yan na yun.
Ayan na. Ihanda nyo na yung motor nyo. Oo, ayan na. Oo. Oo, yan na yun. Yan na yun, sir. Joe, bilhin tayo tirapay, Joe. Wala pa lang tinapay. Magandang araw po. So, Jim, mga kabayan, nakapula sila ma'am doon na sumusuporta sa Unity. Ayan, so, wala tayong ano. Ayan, magandang araw po, BBM. Andiyan na si BBM. Ayan na, oh, bumababa na yung helicopter. Palagay ko sa Sara yun eh. Ha? Sara. Si BBM na yan. Marcos Lodete, good answer sir. Tama po kayo. Yan. Maraming salamat. Nagsalita na si Rocky. And what's from Vancouver, Canada. So the BBM. Yan, mga kabayan, andito na. Yung helicopter. No? So anyway, mag-live tayo mga kabayan. Kasi nga, para nakakredit naman sa pagdating no, ng future president o vice president kung sino man nandyan. Sa helicopter na yan, expected natin ano, nakasakay na rin dyan si Apo BBM. So mag-re-live po ako mga kabayan para naka-credit naman at makita ng maayos sa mga taga Tarlaquino yung pagdating ni Apo BBM at pagpunta doon sa venue no, at re-live ko lang mga kabayan. Maraming po salamat sa mga nag-like, comment at subscribe. Balik po kayo in 3 minutes mga kabayan, balik po kayo mga 3 minutes po no, para may pakita natin ng maayos no, 3 minutes or 2 minutes naka-relive po tayo papalitan lang natin ulit ng title mga kabayan dahil andito na si BBE Ma'am Anticonception start ng event. Opo, yan at don't vote kapag party yan, pwesto na at mag-ready na kayo yan Ma'am Gulwasino. Opo, dita Dabao. Sige po mga kabayan, mag-ano lang relive lang po ako, so wala akong makita kainan ngayon eh. So anyway, nagagana naman kami kahit papano konti kanina, madaling araw, alas 3. So relive lang ako mga kabayan. Maraming po salamat sa inyo dyan ano, at kain po kain tayo yan, kain na kayo. So 3 minutes or 2 minutes balik po ako yan, balik po kayo mga kabayan. Maraming salamat, God bless po.